mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable, I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo 630, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-Radyo 630 na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa Istrenta na. DWPM, Radyo sa Istrenta, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable, I1TFC. At mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-Radyo sa Istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa Istrenta na. DWPM, Radyo sa Istrenta, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable, I1TFC. At mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-Radyo sa Istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa Istrenta na. DWPM, Radyo sa Istrenta, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable, I1TFC. At mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-Radyo sa Istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa Istrenta na. DWPM, Radyo sa Istrenta, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable, I1TFC. At mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-Radyo sa Istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa Istrenta na. DWPM, Radyo sa Istrenta, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable, I1TFC. At mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-Radyo sa Istrenta na!
Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa East 30 na. DWPM, Radyo sa East 30, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo sa East 30, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-radyo sa East 30 na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa East 30 na. DWPM, Radyo sa East 30, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo sa East 30, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Ito ang puntahan ng bayan. Ito ang puntahan ng bayan. Ito ang puntahan ng bayan. Radyo Serbisyo, ang puntahan ng bayan at DWPM Radyo sa East 30. Kasabi po ng KBP, kabisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, alas 8 ng gabi. Usapang light and easy. Light and easy. Sa oras na hindi busy. Na hindi busy. Match na match sa inyong hapunan. Pantanggal umay sa talakayan. Updated na sa balitaan. Panalo pa sa mga trending na chikahan. Na chikahan. Real talk. Real talk. Relation tips. Relation tips. At mga payong kaibigan. Payong kaibigan. Geri-gerian. Nina Ami Perez. Ami Perez. At Johnson Manaba. Johnson Manaba. Ang inyong mga kasalo. Kasalo. Magandang evening. Magandang evening. Daddy Johnson, chill tayo. Diyang Ami, easy. Diyang Ami, giving ka. Pinadelete na ako sa sistema. Ganun-ganun na. Magandang evening, Pilipinas! Aba, magandang gabi po mga kasalo. Tayo po ay araw na ng Thursday, April 11, 2024. And guess what, mga kasalo? Meron tayong espesyal na bisita ngayong gabi. Walang iba, kundi ang nag-iisa, the original, Boy Kape. Yun, oh. Jeff Canon! Hello, hello, hello. Magandang evening po sa lahat ng mga nakatutok ngayon, ating mga kaservisyo. Wow, yung ating camera sa Teleradyo Serbisyo, may pagalaw pa. Oh, syempre may pa-surprise. May pa-surprise. Dahil na-miss ka nga nila, mm-hmm. Oh, 'di ba? Na-miss din kita. Na-miss kita, Chang. At obvious naman sa haba ng chikahan natin bago tayo umere. Akala natin walang work. Nakala walang work, tuloy-tuloy lang, uh-oh. Pero kailangan pala nating samahan ng ating mga kaservisyo ngayong gabi. Yes, hanggang alas 10. Bumunot. Oy. Pero eto na ang mas mabilis bumunot. Aba, ako bumunot na bago pang lahat. CJ, ha? Kita mo, ha? Na. Ang bilis agad ng tito mo, Jeff. Pagsabihan natin yan, Johnson, ha? Mas makunat pa sa beleko, ha? Natawa si Fred, eh. Sabi niya, ha? Tapos sabi ni Jeff, uy, alam mo, sa umaga may papandisal yung EP. Oh. Sabi naman ni Fred,
Okay bang kumain ng pandesal sa gabi? Diba? Man si Fred K. Johnson eh. Oo, oh, parang diba? Di kaya si Jay napaka ano mo, swerte mo. Hmm. Kasi magkaano si Daddy Johnson tsaka si Kuya Fred mo. Diba? Kaya minsan ano, panagita mo si CJ, namumutla na sa gutom. Oo, parang babagsak na anytime. Parang hindi na kaya. Mm-hmm. Pero buti na lang nandyan si Tito Jeff mo at nakatikim ka ng ice latte ngayon. Uh-huh. Ay, hinatian mo ba siya? Hinatian ko eh. Kasi nga parang kawawang ano eh, kagabi dapat, pa eh. Dapat di mo na binibigyan ng kape yan. Bakit? Kasi nga may nakikita yan dito na alam mo na. Ay! Tapos nininerbios, ganyan. Ay, nako. Medyo bawas-bawasan ang kape dapat dito. Nagwawala agad. Ay, oh, may energy siya ngayon. Kahapon, yung pindot niya yung tagang, oh, wala na, ang kahina. Hinang-hina. Ganun talaga pag walang asukal. Ngayon, punong-puno siya ng asukal eh. Nako mga kaserbisyo, masaya po ang ating ating gabi. Oh, dahil kasama natin ang tito mo, Jeff, at syempre, tuloy-tuloy po tayong napapanood sa Sky Cable Channel 26, sa Converge Vision Box, ganun din sa GSAT, sa Cable Link, sa Sinag, at sa halos 183 cable providers sa buong bansa. San ka pa? San ka pa? At napapalo din po sa buong mundo sa The Filipino Channel, iWantTFC at Teleradio Serbisyo YouTube Channel. Channel, ha? Oo, social. Classy na bagang channel. Siyempre, mapakinggan po sa free radio sa 630 kHz sa AM band, DWPM Radio sa East 30 sa Mega Manila. Sa mga nakikinig po sa DWPM sa East 30, sundan niyo po kami sa Facebook at Twitter. At siyempre, pasundan din po kami sa aming bagong tahanan. Nandyan po kami sa YouTube, ha? Mag-subscribe po kayo, i-like at i-click ang bell button. At panoorin po kami sa Teleradio at Teleradio Serbisyo YouTube channel para lahat po ng mga latest na balita ay alam po ninyo. Siyempre, i-click lang ang subscribe button. Saan mang panig ng mundo kayo nanonood, hanapin nyo lamang po ang Teleradio Serbisyo YouTube channel. Kaya mag-subscribe na. Now na! At pwede rin po kayong sumali sa ating talakayan. Tama ba dyan? Nag-skip wedding shoe ba ako? Kayo talaga, oh. Pag... Yeah, bigyan nyo nga ng ibang tissues yung dito mo, Jeff. Yung tissue dito, mamahalin eh. Dumikit lang sa noo ko, naiwan yung... Ito rin yun eh. Ito rin yan, tingin eh. Ito lang yun, nakarol yun lang ito eh. Hindi yan pang mukha. Masarap tayo ng mas magandagandang tissue dito. Meron dito. Sana ba tayo? Kung gusto nyo pong pag-usapan natin ang iba't ibang uri ng tissue, sumali po sa ating talakayan. Magpadala po ng inyong mensahe sa Teleradio Serbisyo Viber 0919-278-3000. Message na po para po basahin namin ni Chang yan. Hater! At sa atin namang SF-SF ngayong gabi, etong ating tanong. SF-SF! Kung mai-reincarnate ka daw into an animal or hayop sa next life mo, anong hayop ito at bakit? Ikaw. Ako, sagot ko, Chang. Anong animal? Hindi politiko. Grabe naman siya. Bawal yun. Bawal pala. Sorry. Yung klase ng hayop, yung mga dog, cats, ganyan. Bird, fish. Anong bang magandang turtle. Animal, no? siguro, baka dog lang din. Oh, dog, no? Kasi yung dog parang punong-puno lagi ng pagmamahal. Tapos sinispoil ka pa, binibigyan ka ng treats, walang ginagawa minsan, kundi matulog lang buong araw. Tabihan ka lang. Ganun yung buhay na gusto ko lang, diba? Ako parang gusto ko naman maging pig. Pig? Bakit siyang? Para mabagal lang ang mga bagay-bagay, tas kain-kain lang ako, ganyan. O paano pag bigla ka na lang ginawang... Gawin akong lempo. Crispy pata, ganyan, di ba? Parang hindi na fan. Parang ayoko na nga yun. Parang hindi nga fan pag ginawa kang lechon. Pwede rin naman sigurong ano pa ba yung cute na... Ibon siguro siyang pwede rin. Kasi makakalipad-lipad ka kung kahit saan, di ba? Manok, ganun? Pwede. Tagagising. Oo, maaga pa rin gumigising. Gusto ko yung chill-chill lang na ayoko hayop. Pero pwede rin actually yung manok, di ba? Tapos pauusukan ka araw-araw para tumapang ka, di ba? Pwede rin. Masaya din yun, ha? O kayo mga kaserbisyo, mga kasalo, kung kayo daw po ay ma-re-reincarnate,
into an animal. Mm-hmm. Aba, anong hayop daw ito at bakit? Malay mo, pwede rin halaman. Gusto mo rin ba? Sa mga K-drama, mahilig sila sa ganyan eh. Reincarnation. Reincarnation ng mga kwento. Meron siyang, di ba, parang ito kakalabas na pelikula na I think na-nominate sa Oscars yung pelikula, yung Past Lives. Tapos parang may konsepto doon. Nakita ko na yun eh, pero hindi ko pa pinapanood. Ang konsept, naku, napakaganda siyang. Maganda ka ng tissue at baldi-balding sasalo ng luha. Ano siya, may konsepto na tinatawag na inyun. Na parang may mga dalawang tao na fated na magkakilala, magkita. Tapos parang dahil yung ilang lifetimes na kumbaga, hindi na, basta may ganun, medyo komplikado po yung pero yung tinutukoy mo siyang nasa mga Korean drama, yes. Yung fate at yung reincarnation, yung iba't ibang mga past lives, yan, malaking tema lagi ng kanilang mga pelikula yan. Meron silang parang tinatawag na ngayon doon eh, parang kung di ako nagkakamali doon sa pagkakarinig ko, parang realistic realism ang tawag nila. Mahilig sila sa ganun, yung parang may pagkatotoo pero parang, alam mo yon, yung parang may mga pelikula na mahilig sila sa reincarnation. Mm-hmm. At mahilig din sila dun sa mga TV series na binibigyan ka ng isa pang pagkakataon sa buhay. Parang ganon. May isa paborito natin, Chang. Ano? Yung Reborn Rich. Ah, yes. Yan. Yung parang ganyan. Pinanganak siya ulit na buhay siya. Parang makahigante siya. Higante. Oh. Tapos parang ganyan din yung kwento naman ng Marry My Husband. Alam mo, sabi nung pinsan ko, magagalit daw ako sa K-drama ng yan. Oo, pero napakaganda. Ayun, parang ganyan ang tawag nila, realistic realism, parang ganoon. Yun ang bagong uso nila ngayon sa kanila. Marami silang mga ganyan. Nandiyan ako ngayon eh, kasi 'di ba pagka minsan pagka ayaw mo na ng medyo masyadong rom-com, lilipat ka naman dun sa mga law at action ng mga K-drama. Tapos yung mga ganyan, realistic realism. Ako Showtime lang kasi pinapanood ko. Ah, syempre dapat. Araw-araw. Solid Showtimer 'to. Ako rin TV Patrol, syempre, para bago pumasok, alam ko na mga balita. Dahil ngayong araw na to, ang dami hong mga anyaring balita. Eto na, alamin natin. Mga balitang pinag-usapan, ating balikan. Anyari! Anyari! Marinig niyo po ba ang aking ubo? Kasi nakabukas po ang aking mikropono nung ako'y umubo. Pero clear lang ang ating throat. Clear. Para lang sa ating unang bugso ng balita, nabawasan ang mga Pilipinong walang trabaho noong Pebrero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba sa 3.5% o katumbas ng 1,800,000 Pilipino ang walang trabaho. Ito ang pangalawang pinakamababang unemployment rate na naitala ng bansa sa nakalipas na dalawang dekada. Natapyasan din ang underemployment rate sa 12.4% noong Pebrero at tumaas naman ng 1% sa 96.5% ang bilang ng may trabaho. Katumbas po ito ng halos 49 milyong Pilipino na mas mataas ng halos 3 milyon kumpara noong Enero. Anyari? Ay, baka dapat talaga ba? Talaga ba? Diba? Sana ay totoong totoo ha. Oo, nalito tuloy yung mga staff doon. Sabi nila, mali ba yung pinindot kong anyari? Nakita ko sa mukha niya eh, yung pagpanik niya. Ayun lang. Mabilis magpanik yung mga tao dito. Yung mga batang yan, ang babata pero matatarantahin. Ayun. Panay kasi ang inom ng kape. Ayun nga. Bawas-bawasan niyo yung mga bata. Sabi nang nagkakape dito. Sa ibang balita po, naku, medyo hindi good news to. Pero aumento daw po sa pasahe, igigiit ng transport group sa LTFRB. Igigiit nga po ng transport group na Alliance of Transport Operators ang Drivers Association o ALTODAP sa LTFRB na desisyonan ang kanilang petisyon na itaas sa 15 pesos ang pasahe sa jeep. Dismayado po si ALTODAP President Boy Vargas na hindi pa inilalabas ng LTFRB ang desisyon sa hinihingi nilang 2 pisong aumento sa pasahe, lalo't sunod-sunod ang pagtaas po ng presyo ng diesel. Noong Martes, nagmahal ng 1.55 kada litro ang presyo ng diesel at igit piso rin naman ang itinaas sa presyo ng gasolina at kerosene. Anyari? Ay, parang lagi na lang meron tayong ano dyan. Ay, nawala na nga ako sa kasalo. Pagbalik ko, ganyan pa rin yung balita. Oo nga, bakit nga ba ganito? Ay, samantala, ipinagbabawal na ang paggamit ng sirena o wangwang
at blinker na rin ng mga sasakyan ng government officials at personnel. Kasunod po ito ng kapansin-pansin umanong mali at hindi otorisadong paggamit ng ilang government vehicles na nagdudulot ng mabigat na traffic at delikadong biyahe sa kalsada. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., tanging mga sasakyan, ayon din ang mga truck ng bumbero, ambulansya at iba pang emergency vehicles ang maaaring gumamit ng wangwang o blinker. Exempted lamang ang mga government vehicles sa paggamit ng wangwang at blinker kung nasa gitna ng emergency na sitwasyon para sa mabilis na responde. Anyari? O, di ba dati nang bawal yan? Dati tapos nang bawal bumalik yan. Ba? Nagbalikan siyang eh. Ah. Alam mo yung nasa traffic ka, tapos biglang makikita mo may hagad, mga mauuna pang mga polis, papahintuin ka para padaanin ang hari. Diba? Ah, pero dati, ano ba yung protocol niyan talaga? Kasi pag presidente, syempre natural meron. Oo, syempre may mga vice-presidente meron. Oo, pero oo. Kasi 'di ba ngayon parang ultimo minsan SK chairman umuwang na siya. 'Di ba? Barangay captain. Oo, yung lupo ng barangay. Oo. So hindi minsan naaabuso kaya parang yun nga yung wangwang 'di ba? Kasi nga ultimately kung nata-traffic po kayo, kung lahat ikaw, tayo kung ikaw nasa position chang, 'di ba? Kung ikaw nata-traffic, ang trabaho po ay tumulong siguro solusyonan para hindi rin po kayo naiipit doon. Hindi yung patabihin nyo po lahat ng kaming mga aliping sa gigilid para makadaang kayo. Diba? Hindi yun ang solusyon. Hindi po. So magandang move to actually na na-reiterate na for emergency use talaga itong mga wangwang, no? Saka mga blinker, yes. Ilaw. Oh, kaya din nga minsan, alam mo, nakakalungkot dahil minsan kinu-question din na hindi naman lahat. Mm-hmm. May mga ambulansya din na wala namang palang laman pero minsan nagwawangwang. Oo. Kaya tuloy minsan kapag totoo na may laman na talagang pasyente at kailangan magmadali, may mga ilang sasakyan, alam mo, ayaw na ring umurong. Hindi na rin sila nirerespeto kasi nga naaabuso. Ayun. Sa ibang bansa po, stricto po talaga sila for emergency use po yung mga wangwang, yes, mga blinker. Para doon po lahat yung disiplina, talagang tatabi po kayo para mapadaan. Oo. Hindi po yung iba na late lang po sa meeting o gusto makauwi ng maaga na nasa posisyon, ganun po yung gagawin. I'm sure lahat po ng mga motorista may ganun pong kwento sa ating kalsada. Totoo yan. Kung gusto nyo mauna, pumili kayo ng flying car. Pagawa kayo ng sariling kalsada. Flyover. Sa lahat. Para sa inyo lang po. Solong-solo po ninyo. Solong-solo ninyo. Ayun, iba kasi yun din, yung paggamit ng mga government vehicles na hindi rin otorisado, yes. Di ba? Yun din yung... Medyo nagkakaroon na nga ng parang... Yung isang government services, nakikita mo siyang ginagamit sa mga personal na lakad. Oo din. Kaya dapat, hindi po At least may paalala. At least nandyan may bagong po, directive. May bagong utos, kaya kailangan sundin. Nabalitaan mo siyang isa EDSA busway. May dumaan. May dumaan ba? May nakaplakang special. Ay, anong gano'ng ka-special? Number 7 special. Ano ba yung pag number 7? Senador. Kalino kaya? Wala pang umaamin eh. No? Wala pang umaamin, Fred? Ba? May umaamin na ba? Wala pa eh. Wala pa nga daw umaamin. Sige na nga po. Aaminin ko na, hindi ako yun. Hindi ikaw yun. Ako, ilang linggo, buwan, last year pa natin pinag-usapan, bawal po ito, di ba? Minanguulit. Ay, ganun po talaga. Yun na nga. Ay. Paano? Hindi pa tayo tapos. Hindi pa ba? Huwag ka paalam na sana ako. Balita. Nalabas ko na yung sama ng loob. Tuloy-tuloy po natin ang balitaan. Ano bang nangyari ngayon? Ito na nga, yung sa Food Authority Council. Itinaas ng National Food Authority Council ang buying price ng palay para umanong makasabay ang ahensya sa bilihan ng palay ng private traders. Inaprubahan ng NFA Council ngayong Huwebes ang presyong 23 pesos hanggang 30 pesos per kilo para sa pagbili ng dry palay. Umakyat ito mula sa dating halaga na 19 pesos hanggang 23 pesos per kilo. Ang fresh palay naman ay pwedeng bilhin mula 17 pesos hanggang 23 pesos. Sinabi naman ni NFAOIC Administrator Larry Lacson na depende sa probinsya kung magkano ang ipapatupad na buying price. Maglalabas umano sila ng price bulletin kada lalawigan. Inaprubahan din ng konseho ang 10 bilyong pisong modernization program ng NFA para sa kanilang operasyon. Kaugnay po niyan, makakasalo po natin si Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture, ASEC. Magandang gabi po.
Asek? Nandiyan na si Asek. Napindot mo na ba tiyang yung Oo, pinindot ko na eh. Asek? Kaya lang, oh. Asek. Nandiyan na ba? Tingnan natin. Asek? Asek, salita ka na, hindi na kami galit. Oo nga kami nagtatampo. Asek. Ayan na, ay, what pala? Asek! Hindi pa gumagal. Nagalit kay Asek. Biglang nagalit. Asek! Asaan na po ba? Asek, where are you? Eh, subukan po natin na ayan, medyo naputol ang linya. Ma-contact si Asek Arnel De Besa nga po ng Department of Agriculture para po malaman natin yung siguro yung goal kung bakit nga po itinaas ng NFA Council ang buying price ng palay at kung gaano nga ba kalaki ay maitutulong nito sa mga magsasaka natin, no, Chang? Oo. Eh, habang iniintay natin ay ito lang po yung mga sagot naman ng ating mga kasalo para sa ating SF-SF question ngayong gabi. Uy, si Professor M, hindi ako naniniwala sa reincarnation, pero kung marireincarnate ako ng hayop, magiging politiko. Diba? Pareho kami ni Professor ay, M eh. Sinabi ko Professor yan eh. Professor M, grabe ka. Magiging something-something ako, okay? Malaki o maliit na hayop, kahit barangay chairman lang. Welcome back na. Welcome back din, Professor M. O, diba? Grabe si Professor M. Eh, nandiyan na ba si Asek sa linya ng telepono? O, sige, mamaya-maya. O, basa ka muna ng isa pa, si Teray Taray. Teray Taray, dahil mahilig po akong mag-travel, gusto ko pong maging ibon para libre ang pamasahe. Pwede. Tiyang Ami, kagabi lang ang saya-saya pa ni Daddy J. Ngayon, wala na siya. May yellow pad na po bang umiikot? Oo, padala rin po kayo ng kape, biskwit. Biskwit, oo. Tsaka lechon. Ah, lechon. Lechon. Hello po, Asek. Nandiyan na. Are you there, Asek? Tignan natin. Ayan, Asek, magandang gabi po. Ay, magandang gabi, Ami. And Apo. Good evening, Jeff. Sa lahat ang nakikinig at tanong. Ayan, Asek. Asek, una ko pong tanong. Napakahalaga. Asek. Yes, yes, Jeff. Ay, una, good evening, Asek. Good evening po. Ayan. Ang tanong ko, Asek, kayo po ba'y sakay nung number 7 sa EDSA Busway? Hindi po. Hindi. Wala po. Hindi daw siya yun. Joke lang yun, Asek. Ha? Asek, ito pong pagtaas po ng NFA Council ang ng buying price po ng palay po natin. Gusto lang po malaman kung ano po yung, kumbaga, layunin po natin, yung end goal po sa galaw po na ito. Jeff, yung layunin yan, una, ay ma-encourage natin, ma-engage natin yung mga rice farmers natin na magtanim pa at mag-expand ng area nila. And at the same time, lumaki yung kanilang income kasi at the end of the day, ang pinaka-importante, malaki yung kita ng ating mga magsasaka. Pangalawa ay magkaroon ng pagkakataon yung NFA na mapataas yung kanilang buffer stock kasi alam natin, after rice tarification law, isa na lang yung naging function ng NFA. Yan ay mamili sa mga lokal na magsasaka para sa buffer stocking nila na gagamitin in times of disaster and calamity. Opo. Bali, himayin lang natin, Asek, yung nabanggit po ninyo. Gaano po kalaki yung maitutulong po nito sa ating magsasaka? Sabi nyo nga po, yung layunin ay to help them. Gaano po kalaki yung magiging pakinabang po ng ating magsasaka sa pagtaas po nito? Una kasi yung mga magsasaka natin, ngayon lalo sa panahon na ito, ay medyo masaya sila kasi mataas yung farm gate price. Yes. Nagsimula ito last year nung inaprobahan ng NFA Council sa pamamagitan ng ating Pangulo, si President IBM, siya yung chair nung panahon na yun ng NFA Council, inaprobahan sa unang pagkakataon na may pataas yung farm gate price from 19 pesos for a very long time, ay tumaas yun to 23 pesos. Mm-hmm. So, ngayon, dumagdag yung kita. Ang inaprobahan ng NFA Council. Hello, Asek. Apa? Yes, from 16 to 19, naging 17 to 23 na yan. Mm-hmm. Tapos yung dry naman, from 19 to 23, yan ang range na is between 20. So, hindi ibig sabihin na ito yung range, ito yung susundin sa lahat. Mm-hmm. So, depende sa probinsya, within this range, pwedeng 23, pwedeng 25 pesos. At saka meron pa rin tayong programa in coordination with the local government, yung tinatawag natin na procurement assistance. So, nagbibigay din sila ng additional incentives sa mga magsasaka. So,
Opo. Asek. Asek. Pasensya na, medyo napuputol-putol lang po yung linya natin, no, Asek? Nandiyan ka pa, Asek? Ano ko, mukhang nawala si... Nawala? Asek Yusik. Paputol-putol kanina eh. Gusto pa sana natin tanungin, syempre, nabanggitin niya yung production ng palette. Tatanungin natin kung kamusta ba yun, at saka kung paano nga i-dispose din siyang yung, o sisimulan i-dispose yung mga stock ng NFA. Yes, at saka maraming, marami ang interesado dito kasi marami bumibili ng mga bigas natin na NFA. Saka yung kita syempre ng ating mga magsasaka yun yung dinidiscuss. Balikan natin si Asek Arnel de Mesa mamaya, baka maya-maya makahanap siya ng bastable na signal. Oo. Okay, balikan natin muna siya habang inahanap ulit si Asek yung mga ibang nagme-message sa Twitter. Si Tita Nona Damian. Ay, na-miss mo ba si Tita Nona? Nona? Na-miss kita, Tita Nona. Daming messy. Bev H. at Canada, magandang kasalo sa trabaho. Sabi niya, I want to be reincarnated into a dove. Ay, ang ganda. As doves are symbol of peace, spirituality, hope, renewal, transformation, love, and also represent compassion and kindness to others during difficult transitions. Welcome, Jeff. Si Tita Bev gusto maging sabon, no? Oo. Nahiya tuloy ako doon sa sagot kung gusto ko maging pig. Siya sabon. Oo nga. Diba? What is the symbol of ano? Pig is... gusto ko yung pang beauty queen na answer niya. Sabi ka, Tita Bev, dove eh. Oo nga. Sabon. Si Watching Matching, sabi naman niya, welcome back Tito Jeff. Kung ako ay re-reincarnate na hayop, edi yung tao pa rin, pero hayop lang sa kagwapuhan. Kung totoong hayop po, aso. In either nina aso nina Heart, evangelista ng Kardashians, or Dua Lipa. Syempre mga mayayaman doon tayo. Yes. Para ano? Maging fur parent mo yung mga may mga mansion, eh, no? Yes, syempre. Si Nola Damian nga siya, sabi niya, kasalo, SF-SF entry, reincarnation, gusto ko maging bird din para kahit saan malipad, mararating ko, makikita ko face-to-face mga relatives ko sa abroad. Matsala. I love you, Chang. Oh, thank you. And happy to be back, Chong Jeff. Ayan. At nasa linya na yata ulit si Asek. Tama ba? Asek. Ayan. Asek, nandyan na po ba kayo? Okay na tayo, Asek. Nang linya natin ay medyo... Asek? Tayo. Ayan po. Ayun, medyo nabubutol, Asek. Pasensya na. Asek, kamusta ko lang po yung production natin ng palay. Nabanggit nyo po kasi kanina syempre yung naging pagbabago po sa kita ng mga magsasaka. Yung production naman po, kamusta? Jeff, ayon sa pagtaya ng Philippine Statistics Authority, inaasahan natin na tataas by 1.1% yung harvest natin for this dry season, at least for the first quarter. Ang unang pagtaya nila, 4.76 million metric tons. Itinaas nila yan sa 4.8 million metric tons. Last year, ang total harvest natin for the entire year was 20.06 million metric tons. Yan yung highest ever recorded na harvest natin for palay. This year, ang target natin mas mataas ng konti dyan, despite the El Nino. Ayun nga, Asek, yes. Yung El Nino, medyo matindi yung tama na, no, sa ibang parte. Kamusta po tayo sa pag-abot sa target natin? At gaano na po kalaki, base po sa pagtingin, pag-monitor po ninyo kung gaano ka tindi na po yung epekto ng El Nino sa ating mga palayan? Jeff, itong El Nino, ang tinamaan ng gusto, itong western section ng bansa natin, from Ilocos to Zamboanga, at yung ating mga rice, major rice producing areas ay hindi masyadong naapektuhan. Kung ikukumpara natin dun sa pinakamalalang El Nino episode noong 97-1998, more than 370,000 hectares ang tinamaan. Ngayon, ang recorded natin na damage is about 30,000 hectares, of which 10,000 hectares dito yung totally damaged, at more than 20,000 yung partially damaged na nagkaroon ng chance ng recovery. So, in effect, only about less than 2% yung area na naapektuhan. Kaya hindi ganun kalaki yung naging epekto ng El Nino. At kung titingnan pa natin, since last year wala tayong masyadong bagyo, kaya hindi ganun kalaki rin yung naging damage to agriculture. Normally, every year, about 500,000 to 600,000 metric tons
ng palay ang nawawala sa atin dahil sa mga bagyo. So because of El Nino ay nawala itong mga bagyo na to at napaka-konti yung naging damage nila. Oo. Eh ito kinumpara nyo nga po ASEC doon sa pinakamatinding El Nino nung 97, tama ba? Kung baga sinasabi nyo, kumpara doon eh medyo mas kaunti talaga yung naapektuhan ngayon, pero may apektado pa rin po, no? Yes, hindi natin maiwasan yan. Anticipated namin yan. Uh-oh. Actually, no, nagpo-program yung aming National Rice Program, tinataya nila na sa mga 120,000 hectares yung pwedeng tamaan. Lalo na yung mga rain-fed areas natin. Pero ngayon nga yung record namin nasa mga 30,000. Anong tulong po natin, ASEC, doon sa mga apektadong mga magsasaka? Dati meron tayo yung mga water management interventions natin. Pero doon sa mga naapektuhan talaga, so meron tayo yung Rice Farmers Financial Assistance na tag-5,000. And then doon sa mga registered sa RSBSA, ay meron tayong insurance na pinamimigay up to 20,000 pesos bawat magsasaka. Of course, meron din tayong credit assistance doon naman sa gustong mangutang. Nag-aalat tayo ng 500 million total, tag 25,000 pesos na pwede nilang hiramin. Wala itong interest, walang collateral, at pwede nilang bayaran sa loob ng 3 taon na 25,000 pesos. Oh, malaking bagay. So, kahit bukod pa yung mga inputs na pwedeng ipamigay. Oo. So, ASEC, paano po natin na minimize na bagamat may damage, napababa po natin kumpara nung matinding epekto from before, di ba, yung mga nasira before. Paano po na minimize yun? I'm sure over the last few decades ay nag-introduce po siguro tayo ng mga bagong paraan, may mga nag-shift po siguro ng tipo ng mga itinatanim na crops. Ano po yung mga dahilan na nakita natin kung bakit konti lang po kung ikukumpara yung mga naapektuhan? Ngayon kasi mas maganda na yung ating forecasting, courtesy of PAGASA. Mas earlier yung ating pagdetermine kung ano yung epekto ng El Nino, saan. So, mas maganda na yung innovation sa technology sa ating weather forecasting. Salamat sa PAGASA, that's number one. So madali kaming nakakapaganda, hindi kagaya ng unang panahon. So yung ating interventions ay talagang focus. Alam natin kung saan exactly yung mga lugar. Bagamat meron mga talagang lugar na sobrang naapektuhan. And then, of course, ngayon, meron na tayong mga iba pang strategies kagaya ng alternate wetting and drying. Ito, kahit less yung tubig na gagamitin, ay namaintain pa rin yung productivity level ng ating palayan. And of course, yung ating mga intervention din, yung nabanggit ko nga kanina, na mga water management interventions, ay mas maganda rin kaysa nung mga unang panahon. Preparation. Of course, yung mga drought-tolerant varieties na meron din tayo, nakatulong din yan. Preparation talaga yung susi sa mga ganito, no, ASEC? So, yes, tama ka dyan, Jeff. Oo. So finally na lang puro siguro, ASEC, may mensahe po ba kayo ngayon? Dagdag mensahe pa po na gustong sabihin sa publiko na makakatulong po sa kanila kaugnay nga po nito mga pagbabago pong ibinanggit ninyo? Yung atin namang National Food Authority ngayon ay namimili na ngayon. Magandang pagkakataon din ito, Jeff and Ami, dahil may 3 linggo pa halos para matapos yung ating tinatawag na harvest season para ngayong dry season. At yung ating mga magsasaka ay sigurado na matutuwa sa ganitong klaseng decision ng ating NFA Council. Pero bukod dito ay nakasubaybay at nakatulong ang ating kagawaran para sa serbisyo, para sa ating mga magsasaka at mga isla. So muli po, magandang gabi at maraming salamat sa pagkakataon. ASEC, thank you very much po sa update na ibinigay po ninyo at sa pagtanggi, sir, na hindi po kayo yung duman sa EDSA busway kanina. Hindi siya yun. Hindi nasa si opisina na si ASEC. Nasa busy si ASEC. At syempre maraming inaasikaso. ASEC, thank you. Salamat lang. Po. Thank you, ASEC. Thank you sa oras. Yan po si, magandang gabi. Magandang gabi po. Opo. Yan po si Assistant Secretary Arnel Dimes, sa Tagapagsalita ng Department of Agriculture. Sabi niya, nasan ba ako ng mga oras na yun? Napaisip siya. Lahat na lang paghihinalaan kung sino yung number siya. Kasi kung sino ka naman...
Umamin ka na. Hindi ba talaga ikaw yun dyan? Parang baka nagmamadali ka kanina. Ay, hindi. Wala. Hindi ako dumadaan dyan sa mga oras na yan. Ha? Wala ako dyan. Saka bawal talaga dumaan dun sa busway. Ay, hindi ha? Talaga ako dadaan dyan. Oh. Kahit anong mangyari. Mm-hmm. Diba? Kahit na alam kong... Diri mo, nakakahiya. Uy, ang galing naman ni Nona Damian. Sa X, talagang nilagay niya lahat ng mga shows dito sa atin sa Teleradio Serbisyo Balita sa iisang ano picture. Okay, pwede mo na mag-station manager si Tita Nona Damian. Pwede na ring head ng ano digital ano. Oo, pwede. Ang galing no? ng art card na nagawa niya. Gusto ba ni Tita Nona lang Kingdom, Chang? Magtatawa ka, Chang. Bakit? Wala no, lang. Sabi lang niya, ang entry niya sa SFSF, ano? I love to become a bird yun para na, makalipad daw. Mm. Makarating kahit saan. Bakit ba may maingay? Nabasa ko na yan, Chang. Itong basahin mo. Sino? Si Alphonsine MR. Ay, kahit absent, napa-ex ako ulit after a long while, pero always present at manonood ng Kasalo for SFSF. Gusto kong ma-reincarnate as a dolphin para pa-swim-swim lang while being friendly and chatty and intelligent. Ay, gusto ko rin nga diba, yun. Intelligent ang mga dolphin. Oh, yes. Mm. What about Butanding? Butanding? I want to become a Butanding also. Pwede rin, di ba? Di ba? Parang masaya din maging Butanding. Ay, ang tito mo Johnson, nag-react agad. Oh, anong sabi? Galante ka daw talaga. Oh, bakit? Di bali daw, bukas, manlilibre siya. Eh, wala naman ako bukas. Oh. Siya lang mag-isa dito. Alam mo kung sino manlilibre bukas, Johnson. Sino? Si Jason. Ay, birthday. Advance happy birthday. Birthday. Sa ating kasama nga. Si Jason. Tsaka pwede si Johnson manlibre ngayon, Chang. Oh. Kaya nga nauso yung mga delivery. Ano, ay, diba? Oh, pwede naman. Oh. Ang naka-monitor ngayon eh. Naka-monitor? Eh, ba, ako, wala ako sinasabi pero okay na ako sa French fries. Ay, masarap. Parang naliwanagan yung mata ni CJ. CJ yun. Ano yan? Paano yan? Anong ulit na pindot? Tito Jeff. Talaga ba? Talaga. Ay, talaga-talaga. Madaling kausap yan si Tito mo, Jeff. Tandaan mo, Chang, sabi ni CJ kanina, oh, hinang-hina siya kagabi. Kulang na lang salpakan ng IV fluid para mabuhay. Para lang mabuhay. Pero hindi bumunot si Tito Johnson. Uh-oh. Ano bang nire-request nito? Ay, kahapon, ano, yung mango graham na drink. Napaka-specific naman yung mango graham. Ano yung pagdidikdikin mo pa ng kasi graham nga, si ang tanong namin Johnson kahapon sa SFSF, ano yung drink na gusto mong inumin pagka ganitong mainit? Ah, eh ako naman, dahil nga buong gabi yun ang pinag-uusapan. Hmm. Pag uwi ko, sabi ko, alam mo, parang meron akong libreng drink dito sa isang kilalang coffee shop. Oh. Tinignan ko nga sa app, ay, meron na. Oh. So, nakakuha pa ako ng strawberry cream with coconut milk like that. Sarap po. Sarap. Pero yung mango gray, ha? Wala sila nun. Wala. Ayun lang. Wala sila nun. Pero ito ang sure. Dahil marami pang mga anyaring balita sa ating pagbabalik. At ang inyong mga sagot sa ating SFSF na kung kayo po ay marireincarnate into an animal sa next life mo, mm-hmm, anong klaseng hayop ang gusto mong maging at bakit? SFSF! Ayop pa. Ibis. Uy, pwede rin. Kasi, di ba, kahit daw magka-nuclear holocaust siyang, buhay ka, buhay pa, ka buhay pa. Buhay pa rin ang mga ibis. Di ba? Para ayaw ko yatang maging ganun. Or gusto mo naman, baka gusto mong maging butiki. Pwede rin. Para sa mga mahilig kumapit. O, lahat ng yan ating dami pagkukwentuhan. Ang dami niyang energy, ang dami niyang pa-entry sa pagbabalik si po ng Kasalo! Namiss ka rin namin. Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa istrenta na. DWPM, Radyo sa istrenta. Para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-radyo sa istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa istrenta na!
EWPM Radyo 630 para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo 630 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-radio sa istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na! Mag-radio sa istrenta na! DWPM Radyo 630 para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo 630 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-radio sa istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan. Development Council of the Philippines o FDCP, ang premiadong TV at film director na si Jose Javier Reyes. Formal na numpa si Direct Joey sa Court of Appeal sa Maynila kaninang umaga. At ayon nga po sa direktor, inindurso ni dating FDCP Chairman Tirso Cruz III, si Reyes nang bitiw ang aktor sa nasabing pwesto. Gustoan niya ni Cruz na ipagpatuloy ng direktor ang mga nasimulan niyang proyekto sa organisasyon at makikipag-ugnayan din si Reyes sa Board of Trustees ng FDCP hinggil sa pagiging competition director ng Cinemalaya. Uy, congratulations. Talagang-talaga. Congratulations. Ay, talagang sobrang happy ako and very proud. Mm-hmm. Of course, nakasama ko ng halos 12 taon. Wow. Si Direk Joey Reyes para sa Palibhasa Lalaki. Siya ang aming scriptwriter doon. What's diba? Palibhasa Lalaki? Ay, grabe siya. Bigla na lang. Hindi mo napapanood sa Jeepney TV? Hindi, paborito ko yun nung bata ko. Siya, lalo na kapag nagbabasaan na, diba? Yes, kaya talaga nag-iisa yung si Direk Jose Javier Reyes. Saka maganda, syempre siyang very critical yung FDCP. Yes. Siya napakamaraming aspeto ng filmmaking business po natin. Mm-mm. yung industriya at saka yung restoration diyan. Oh, yung film restoration, mga pelikula nating luma na gusto nating protektahan. Yes. Malaki rin yung role ng FDCP. At saka syempre gusto rin natin na maraming magawang mga proyekto ng mga magagandang pelikula na pwede nang panlaban internationally. Mga Oscars, oh, diba? No, yung mga ganyan. Oh, support so I'm sure pangarap din yan ni Direk Joey na may suporta din ng ating gobyerno para talagang matupad na ang ating pangarap na mapabilang tayo. Imagine mo, makita yung mga pelikulang Pilipino na lumalaban kunyari sa best international feature sa yes, Oscars. Yes, diba? It's about time. Kaya sana suportahan natin si Direk yes. Joey. Congrats, Direk Joey! Love you and miss you! Ito, gusto nyo ma-reincarnate. Oh, anong ito, hayop? Iniimbestigahan ng DENR ang hindi tamang paghawak sa dalawang Philippine tarsier sa South Cotabato. Sa video ng vlogger na si Farm Boy, makikitang itinutok pa sa camera ang tarsier habang sinasabihang ngumiti. Kinuha rin ng kanyang kasamahan ang isa pang tarsier na endangered species at nakararanas ng stress kapag hinahawakan. Pareho pala kami. Oh. Sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act, ipinagbabawal ang pagmamaltrato at pananakit sa wild animals, gayon din ang pagsira sa mga idineklarang critical habitat. Talaga ba? Alam mo, dapat alam natin yan. Kasi hindi po porkit ngayon may camera na tayo sa telepono. Alam mo yun, di ba? Napakadali kasi na mapicturean, ma-video. Minsan, pakiramdam natin, lahat ay pwede. Oo. Pero hindi po, ah. Eh, tsaka po,
hindi po katuwaan mga endangered po animals po natin yung mga yan. Tsaka di ba parang yung stress nga po ng tarsier, I'm sure makaka-apekto po sa kalusugan niyan. So parang yun doon naman sa may subic partner, yung mga taong dumadaan doon, pag nakakakita sila ng unggoy, akala nila ang cute-cute na bababa pa sila sa kotse, papakainin. Yun, di ganun. Nakakasama ano? Din yung nakakasama pagpapakain. Din yun, yung pagpapakain po ninyo yun, na bilang kayo ay kumbaga turista, dumaan lang doon, napagawi lang kayo doon, pinakainin nyo yung mga unggoy, nakyutan kayo, naaliw kayo, feeling nyo nakatulong kayo dahil pinakain nyo yung unggoy. Pero ang mamumblema po noon ay yung mga nakatira doon. Yes. Kasi sila na ngayon yung hahanapan ng pagkain. So yung bahay nila yung pinapasok, 'di ba? Pag may bintanang bukas nakikita. Kumbaga masasanay. Masasanay. Oo. So hindi po yun ha. So dapat alam din natin yung tamang protocol. Sa ibang bansa, 'di ba? Laging do not feed. Do not feed. Oo. 'Di ba? Kasi delikado din 'yon kasi pag naghalit, nag-arbolo. So, ano papakain mo? Exactly. Mahirap. Talaga pong isipin po natin na maliit na bahagi lang po tayo ng napakalaking mother nature, 'di ba? Yes. So yung role po natin, 'di ba, po nating abusuhin. Oo. At saka yung alam naman nating hindi dapat at hindi normal at hindi katanggap-tanggap. Hoy, huwag na nating gawin. Subukan mo kaya kayo yung 'di ba? Hawak-hawakan ng ganun tapos pinapangiti mo. Nape-pressure. Kaya, di ba, dapat hindi ginagawa yun. Mag-ingat po tayo sa mga ganyan. Yes. Samantala, sa ibang talaga babalita, pagdiriwang po ng Partido Boulevard Festival, nagpapatuloy sa Camarines Sur. Nagpapatuloy nga po ang kanilang Harvest Festival sa bayan ng San Jose na naglunsad ng unang Bicol Diversified Farmers Expo sa Barangay Tagas sa Camarines Sur. Oh, mga kababayan mo ba ito? Mga Oragon. Ibinida nga po ng maraming local rice and vegetable farmers, pati na rin po ng mga fisher folks, livestock business operator at iba pang stakeholders sa iba't ibang bayan ang kani-kanila pong mga produkto. Nakahilera rin sa Partido Boulevard Summer Festival ang Masumba. Oy, may fun bike. May Run Becky Run. Oy, CJ. Ang cute naman, CJ. Regional Beach Volleyball Tournament. At eto, syempre, ang gusto ng mga bata, ang Kite Flying Contest. Layon po ng Partido Boulevard Summer Festival na maibida ang tourist destinations at ang mga produkto ng ika-apat na distrito ng Camarines Sur. Talaga ba? Nakakamiss yan. Oy, talagang-talaga. Kaya punta po kayo dyan, ha? Dahil nga, sabi nga, parang, di ba na-miss natin yung mga ganyan dati sa morning show? Lagi natin nakikita yung mga ganyang mga festival. Tsaka lalo na mga yung summer, di ba, araw-araw, iba-ibang pakulo ng mga bayan-bayan. Yes, kaya nakakamiss. Nafe-feature yung products sila, mga locations nila. Yung mga magagandang lugar na pwede mong dayuhin doon. Walang ganyan eh. Gusto mo ba? Alam mo, Chang, nandito rin kontrata dahil ako. Meron nandito na pala. Pala. May morning show na po ulit kami ni Chang. Ha? Ay, abangan nyo. Wait nyo lang. Manalig lang tayo. Manalig po tayo, ha? Oo, sabi nga ni Fred, manalig ka. Manalig. Ay, bako tayo kumanta. Oo nga pala. Baka mami, may sumusugod na naman dito na mamara. Tapos sabi, paano kayo kumanta? Bakit kayo kumanta? Na-strike na naman tayo. sa ating SFSF, ha? Ipadala nyo na po yung inyong mga entries sa 0919278 kung kayo marireincarnate into an animal sa next life mo. Anong hayop ito? Bakit? May chance pa po kayo. Mag-send po kayo ng message sa ating Viber o kaya naman po mag-post sa X or Twitter. Ako po si at Jeff Canoy doon. At ako naman po ay at Chang Ami P. Message. Sa ating pagbabalik, isang 19-year-old ang hinahangaan ngayon dahil sa kanyang angking galing sa paglalaro ng volleyball kahit na ipinanak siya na walang kaliwang kamay at binti. Abangan po yan sa pagbabalik ng Kasalo! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa istrenta na. DWPM, Radyo sa istrenta, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1 TFC.
at mapapakinggan sa Radyo 630, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-radio sa istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na! Mag-radio sa istrenta na! DWPM, Radyo 630, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo 630, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-radio sa istrenta na! Pinalakas na tinig. Aede sa himpilan kung saan maraming makukuhang tips na kailangan ng family. Doon sa napapakinggan ang kwento ng pagtutulungan at kabutihan. Teleradyo Serbisyo. Ang puntahan ng bayan. Amy Perez at Johnson Manamang, ang inyong mga kasalo. Safe Trip, hatid ng Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Hoy mga kaserbisyo! Hello, bukas! Hello. Biyernes, April 12, 2024. Saan ba tayo aabangan, Chef? Bukas pa ba to? Bukas wala na. Wala ngayon? Wala, bukas. Ngayon. Akala ko ngayon eh. No, tomorrow pa. Tomorrow. Bukas po abangan sa Petron Station AH, Lacson Avenue, Barangay 343, Santa Cruz City of Manila. Mula alas 6 hanggang alas 11 ng umaga para sa pagkakataong makasali sa Safe Trip Raffle at makabunot ng mga regalo sa on-site pick and win raffle. Ay, pwede po kayong manalo dyan ha. Madali lamang po ang inyong gagawin. Dalhin lamang inyong mga sasakyan. Pwede kahit na anong klaseng sasakyan. Mm. Tapos ayan, pinapakita po namin sa teleradyo si Manong. Nakakuha kagad ng sticker para sa kanyang tricycle. At pwede po kayo magkaroon ng chance na manalo ng hanggang 630,000 inclusive of tax. Mari niyo po yan mapanalunan, kaya mga kaserbisyo, punta na po kayo bukas, Biyernes, April 12. Sinong safe trip bukas, Fred? Sino ba, Fred, bukas? Si ano ba? Ano ba tawag kay Jaiho? Si Alex Baltasar. Ah, Alex Baltasar. Ang kabitera ng lansangan. Wow. Siya pala. Nagkakabit siya nung sticker. So, kabitera siya. Siya magkakabit. Ayan, kaya abangan po ninyo si Alex bukas ng anong oras nga? Anong oras ka ba yun? 6 a.m. hanggang 11 a.m. Ay, ang haba ng oras. Sa umaga tiyan, nagsumubo ako magising Pilipinas. Pinapahirapan talaga. Kasi kaya buong gas station, di ba? Oo. Mula sa isang point, papalakarin sila ng napakahaba, walk and talk. Ay, ba? Ganun. Tapos mag-Q&A, pababalikin sila. Pinipingpong. May rampa? Pinaparampa, pinagpapakabit ng sticker. Uh-oh. Saka nga pwede ka manalo ng mga prizes. May mga instant pa-premyo po tayo. Kaya sali na po kayo dyan bukas, ha? 630,000 chang yung jackpot. Oo nga, yung jackpot. Kaya abangan po ninyo. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kaserbisyo, mga kasalo? Sali na. Mm-hmm. Safe Trip, hatid ng Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. DTI Fair Trade Permit Number, FTEB 187448, Series of 2024. May trending ngayon. Trending ngayon. Talaga ba? Talaga ba? At para po sa ating talaga ba, trending na balita, ito nga po, merong isang person with disability ang nagbibigay inspirasyon ngayon na hindi hadlang nga po ang kanyang kapansanan para makamit
ang kanyang pangarap. Yan po ang napatunayan ni Edwin Enguito Jr., isang 19 years old na national volleyball player mula sa Mindanao. Napakagaling naman. Ayon kay Edwin, ay inborn na ang kanyang kapansanan at ang mismong pamilya at mga kaibigan niya ang kanyang number one fan sa kanyang paglalaro ng volleyball. Anya, grade 3 pa lamang siya nang magkaroon siya ng interes sa nasabing sport. At para kwentuhan tayo tungkol dyan sa kanyang volleyball journey, makakasama po natin ngayong gabi via Zoom si Edwin Enguito Jr. Hi Edwin, magandang gabi. Welcome sa Kasalo. Si Chang Ami to. Kasama ko si Tito Jeff Canoy. Hi Edwin, good evening. Hello po, good evening po. Ay, apakagwapo ni Edwin. Napakamagalang. At magalang. Kumaka po naman to, magka-age lang kami. 1920 ka ba? 1922, Chan. 1923 ako. Chan, Ami, Edwin. And Sir Jeff. Thank you for having me here po. Oy, thank you din sa oras mo, ha? At ako, inspiring itong kwento mo. Sabi mo nga, grade 3 ka pa lang, nagkaroon ka na ng interest sa paglalaro ng volleyball. Sinong nag-push sa'yo sa paglalaro niyan? Opo, totoo po yun. Mga magulang ko po ang nag-push sa akin po para po makapaglaro po ng para po suportahan po ako mag-volleyball po. Tapos po, pati po yung mga kaibigan ko po, yung araw-araw ko po nakakahalubilo. Ay, ang galing naman ano. Talagang ano, tawag ito, may suporta ng pamilya at ng kaibigan, 'di ba? Napakahalaga noon. Yes po. Oo. Natutuwa lang ako kasi nung nakita ko yung mga pictures at yung videos, syempre sa una, mahirap ito, Edwin. Lalo na nung ikaw ay grade 3, mga ilang taong ka niyan? Mga nasa 6 ba or 5? Nga ganyan. 9 years old po. Ganun. 9. Opo. Ah, okay. So 9 years old ka na noon. So hindi ka ba nahirapan na simulan yung ganitong klase ng sports? Sa una naman po, nahirapan naman po akong maglaro po ng volleyball kasi po hindi ko po alam kung paano po siya gagamitin at paano po ano po yung gagawin ko po. Mm-hmm. So parang ako po dinadahan-dahan ko po siya hanggang po sana sanay po ako nakuha ko po yung paano po gagawin yung mga ganitong gawain po sa volleyball kasi po wala ka po masyadong nakikitang volleyball player po na katulad ko. Okay. Na naglalaro po ng ganito po nakikipagsabayan po sa mga kumpleto po. Oo, pero kahanga-hanga dahil talagang nakita mo yung determinasyon mo dito sa video na pinapanood namin ngayon, ano? Ang taas mong tumalon. Neutral lang po siguro. Mga nakailang practice ka ng mga ganyan? Siguro po, kasi po simula po nung bata po ako hanggang po sa grade 8 po ako that time, hindi po ako gumagamit that time po ng crutches. So parang ginagawa ko po dati, tumatalon-talon po, yun po, ganun po yung way ko po, paano po makapaglakad po. Tapos hanggang po sa, hanggang grade 8 po ako pataas, yun po, nag-start na po ako mag-use po ng crutches po. Kasi po medyo kabigatan naman din po. Tapos po kapag sa training din po, ganun po, pinapractice ko po yung talon kasi po, mahirap po talaga yung kapag hindi mo natatimingan po yung talon po. Oo, pero syempre kumbaga sa haba ng panahon na ikaw ay nagpa-practice, nag-aaral, parang nagkaroon na ng muscle memory din, di ba? Ay, Edwin, narinig mo ba ako? Yes, naputol ba? Ayun, di ba parang kumbaga nasanay na yung katawan mo na ganun yung ginagawa mo, ganun yung sistema. So parang na sa utak mo ba na dinidikta yun sa katawan mo na ganito yung gagawin mo kapag ikaw ay kailangang maglaro ng volleyball, di ba? Opo, ganun po. Oo, bukod sa volleyball, may iba ka bang sinubukan na sports? Opo, meron po akong sports po. Kasi po, minsan pag hindi po ako nakakalaro ng volleyball, ayun po, second sports ko po is yung badminton po. Ay, badminton! Ako, magaling ka din doon. Oh, sino naman ang nagturo sa'yo mag-badminton? Hindi ko po masabing may nagturo. Kasi po, once po na volleyball player ka po, sa karamihan po na volleyball player po, marunong po talaga sila maglaro po ng badminton. Kasi po, same lang po yung parang rules lang ng badminton. Mm-hmm. Opo, pati ng volleyball po. So parang, ayun po, kailangan lang po practice. Oo. Ikaw din daw ay nakapasok o na-discover o napasama sa national team. Kwento mo sa amin yung journey mo tungkol dyan. Ay, opo.
noong 2022 po yun sa nag-start. Kasi meron po that time po sa Cotabato po ako that time. Doon po ako nakatira, doon po kasi ako pinanganak. So ngayon, lumipat po ako dito sa Zamboanga kasi nag-aral po ako. Mm-hmm. So bali po, doon that time sa Cotabato, meron pong tinatawag silang, meron po silang clinic po ng volleyball po. Parang taga Davao po yung mga coaches po nung nagturo po ng volleyball po. So parang yun po, sumali po ako doon, kinumbinsi po ako ng kaibigan ko na a-attend daw po kami. So ayun po, sinubukan ko naman po kasi gusto ko rin pong matuto. Uh-oh. So ayun po, sa magandang nangyari po, ayun, na-inspire po yun sa akin, natuwa po sa akin yung nagturo po doon kasi dahil po sa ganitong sitwasyon, nakakaya ko pa din po daw makipagsabayan po sa larong volleyball po sa normal. So ayun po, dahil po nag-trending po ako that time, ayun, na-discovery po ako ng coaches po ng national team. Ayun po, in-approach po nila ako, nag-chat po sa akin. Oo, at hanggang ngayon, parte ka pa rin ng national volleyball team. Yes po, parte pa rin po. Nakakatuwa naman. Kamusta ang reaksyon ng iyong mga magulang? Siyempre, may mga kapatid ka ba? Opo, tatlo po sila, babae po lahat. Ako po yung bunso. Ah, ikaw ang bunso. O anong reaksyon nila nung naging national volleyball team? Ayun po, natutuwa po sila. Hindi po kasi namin expect na dadating po yung blessing na gano'n. Kasi hindi naman po din yun pinangarap po kasi po yung volleyball po kasi sa sa sitting volleyball po, yung mga yung mga PWD po, bago lang po siya na introduce dito sa Pilipinas. So parang ngayon pa lang po yung medyo nakikilala po yung sitting volleyball po sa Philippines po. Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon na maglaro kasama ang ibang mga sikat na mga volleyball players ngayon, sino ba ang gusto mo makalaro? Idol ko po, isa po siya sa nag-push po sa akin para po maglaro pa po ng volleyball at huwag po mawalan ng pag-asa. Mm-mm. Si Alyssa Valdez po. Oh, si Alyssa. Na-meet mo na siya? Nagkita na kayo personal? Hindi pa po. Wala pa po. O sana nga magkaroon ng pagkakataon na ma-meet mo ang iyong idol, ano? Meron bang time, Edwin, na parang sumuko ka na sinabi mo, naku, ayoko na nito, hindi itong para sa akin, nahinaan ka ng loob? Opo. Minsan po, meron po mga ganong instances po sa akin na parang ayoko na, parang hindi to para sa akin, parang hindi po ako nakakasabay. Kasi meron po talaga sa laro na parang off po kayo, hindi nyo masyado nakukuha po yung momentum or yung kagustuhan nyo po na ganun. Mm-hmm. So parang ako po, parang nawawalan po ako ng gana. Pero po eventually, parang yung inspiration, yung nanonood po ako ng volleyball, so ayun po, parang yung sarili ko po, parang nabuboost po yung mentality ko po na okay, kaya ko to, lalaro pa ako. Lalaro pa at kaya pa. Kaya naman anong mensahe mo sa mga kapwa mo na PWD na nais sumubok sa kahit na anong sports, mapa-volleyball man yan o basketball? Ang mensahe ko po sa kanila, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Push nyo lang po kung ano po yung kagustuhan ng puso ninyo. At huwag po kayo magpapadikta sa sinasabi ng iba kasi hindi naman po sila yung susukat kung ano po yung kakayahan natin. At yung mga salita po nila, gawin po nating strength yun para po sa atin. Yun. Kahanga-hanga ang kwento na yan ni Edwin. Oo, nakaka-inspire. Kaya maraming salamat, ha. Meron ko bang gustong i-shout out, Edwin? Sige, go! Sige po. Thank you po. Shout out po sa mga friend ko dyan po sa Cotabato City, sa mga coaches ko po na nagturo sa akin, sa national team po, sa sitting volleyball. Sana po supportahan niyo po kami sa darating po na SEA Games sa 2026 po sa January po sa Thailand. And I hope po na hanggang sa dulo po, susuportahan niyo po ako. At shout out din po sa mga kaibigan ko sa Zamboanga, sa Pilar po, yung mga kapwa ko po nagte-training din po. Yun, ako, best of luck sa'yo, Edwin. God bless you even more. At aabangan namin ang inyong magiging laro sa SEA Games at susuportahan natin yan.
Congratulations! Congrats! Yan po si Edwin and Gita Jr., ating national volleyball player. Nakahanga-hanga. Saludo, tinataas ang ating bandila. Yes. Ay, oras po natin, 9:02. Pansamantala po muna tayong mag-goodbye sa ating mga TFC subscribers. Salamat po sa pagtutok nyo. Bukas po ulit, ha? Pero mapapanood pa rin tayo. Ay, wag kayong bibitaw, ha? Oh. Kayo, pwede nang yung mga TFC subscribers, pwede nang gumalaw-galaw, pumasok sa kanilang mga trabaho, umaga po dyan. Dito po yung mga nakarelax-relax sa bahay o yung mga nakatutok po habang kayo'y nasa biyahe pa, pa-uwi o bumabiyahe papunta sa Gimikan. Gimik Thursday. Oh, tuloy-tuloy lang po tayo, ha. Pakinggan lang po kami sa serbisyo sa 183 cable providers sa buong Pilipinas. Siyempre, Chang, nasa digital din tayo. Yes, at Teleradyo Serbisyo YouTube channel. At marami pa ho kayong aabangan ng mga anyaring balita at huntahan sa pagbabalik po yan ng Kasalo! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa istrenta na. DWPM, Radyo sa istrenta, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable, I1TFC. At mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-Radyo sa Istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa istrenta na. DWPM, Radyo sa istrenta, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable, I1TFC. At mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Sa kwentuhan at balitaan, Ami Perez at Johnson Manabat sa Kasalo, alas 8. Lagi kayong may kasama sa Radyo sa Istrenta at Teleradyo Serbisyo. Ang puntahan ng bayan. Ami Perez at Johnson Manabang, ang inyong mga kasalo. Una, panahon. Nagbabalik po ang kasalo. Punta po natin ang ating weather kay Altsar Aurelio, ating Pag-asa weather forecaster. Dito, Altsar, magandang gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong araw, asahan pa rin natin ang malinsangan ng panahon. Dahil pa rin, panahon pa rin ng tag-init at naapektuhan pa rin tayo ng El Nino. Kahit na maganda at maluwas ang panahon pa rin sa susunod na bating 4 oras sa ating sa buong bansa. May chance pa rin po ng mga isolated na mga pag-ulan o sandaling pag-ulan na sandaling pag-ulan lalo po sa bandang Visayas at sa Mindanao. Kasalukuyan, nakikita niyo po yung ating latest na image na wala po tayong binabantayan o namomonitor na low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bukas, ang pinamataas ng taas ng temperatura sa Metro Manila abot po ng 35 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, abot ng 36 degrees Celsius. Sa Baguio, bukas po abot ng 24 degrees Celsius. Inama po, balik po sa inyo. Tito Altsar,
Naparad mo ba yung mga viral video ngayon? Yung mga nagluluto ng itlog sa labas ng bahay. Labas ng bahay, gamit lang yung init. Nang hindi na gumagamit ng kalan. Recently, hindi po. Pero nakapanood mga video ng matagataga na po, taon na po. Oh. So talagang sobrang init. Pero hindi ito dito sa ating bansa, sa naalala ko sa Africa pa. Ay nakakapagluto sila ng so, loko. So yung init ba bukas, pwede kang mag-sunny side up sa labas? Ay, hindi po. Hindi. Ay, hindi, hindi. Ah. Pero grabe yung 43 degrees Celsius kahapon. Boom. Tsaka kahapon talaga, Chang, yung tanghali, parang pag grand finals na yung init. Tsaka sabi ko nga, grabe, first time kong nakita sa loob ng sasakyan, nakalagay talaga 43 degrees. Grabe yung init. Ikaw, Tito Alcer, ano bang mga marerekomenda mong gawin ng ating mga kababayan para, alam ko, paulit-ulit, para tayo sirang plaka na, pero syempre, pwedeng, alam mo, makakalimot, mapaalala, ano bang pwedeng gawin para maibisan itong init at lalo na yung heat index, yung nararamdamang init sa katawan? Well, bukod sa parating o kalimutan na uminom ng maraming tubig, ugali na po natin na magsuot na presko ng damit. Sando or kung hindi nyo kayang magsuot ng sando ay yung mga damit po na ang kulay ay kumbagay yung tulad ng light color, puti, light color. Opo. Oh, kasi baga light, light color, blue, ganyan. Kasi pink. Konti na kasi na-absorb ng init kasi sa sikat ng araw po. So nakakabawas po yan sa init na panahon. Sa katawang natin. Tinan mo ako, naka-jacket, summer na. Tama. Ako naman, naka-black. Parang mali yung suot ko. Hindi malamig kasi sabi ni Alcer, di nyo ba ako naririnig sa mga kasi, sinasabi ko? Pag nandito kasi tayo siyang sa opisina, parang malamig. Refrigerator. Diba? Kaya paglabas mo, butil-butil naman yung pawis. Tito Alcer, last na lang ha. Yung SF-SF natin ngayon, kung ikaw ma-re-reincarnate as an animal, anong animal ang tingin mo gusto mo ma-reincarnate? Ang paborito ko po, lion o lion. Lion. Gusto kasi niya po, parang hari. Hindi naman po, pero matapang siya. Opo, matapang. Nanlalapa, yun ang gusto niya. Gusto niya yung gano'n. Yung nangangagat. King of the jungle. Kung ikaw ay magiging leon at may kakagatin, sino yun? Si Ariel Rojas ba? Opo, si Ariel. Sabi ko na nga ba, tama ang hula ko. I'm sure nakagat ni Ariel ang dila niya ngayon. At siya pinag-uusapan. Dito, Alcer, thank you very much sa update. At syempre, keep it cool ha, ngayong mainit ha. Keep it cool! Okay, dito at naingat po tayo. Yan po si Alcer Aurelio, ang ating pag-asa weather forecaster ngayong gabi. Oras natin, 9:10 ng gabi. Ito po yung ilan sa mga kasalo natin na sumagot bago sa yan, ating SF-SF. Bago yan. Bago yan. Ano yun? Viral ngayon sa Twitter. Sa X, formerly Twitter. Alam, kakakwento ko lang sa ito kanina commercial. Yun nga, ano yan? May nagsusulong. Na ano ito? Sabi, in Pinoy pop culture, we aren't recognizing Ami Perez more as a noontime show legend that she is. Grabe naman yung legend. Legend, Chang. So parang sinusulong kaya ata maging ano nito, national artist. Grabe! Sa punto, Chang, na nilista lahat ng mga noontime at pre-noontime shows mo. Kabilang na. Family, Kwarta o Kahon. Tama, kasali ako dyan. Eat Bulaga. Nag-Eat Bulaga ka ba? Hindi ko alam kung nag-Eat Bulaga ako. Hindi yata regular host eh. Parang guest lang. Nung time na nasa ABS-CBN sila noon. Oo. Kalatog Pinggan. Yes, kasama ko si Joey Marquez dyan. Oo. Sa Linggo na po sila. Kasama ako dyan. Sang Linggo na po sila. Kasama rin ako dyan. Time. Magandang Tanghali Bayan. Opo. Hurado sa Showtime. Yes. Viva Max. Wala akong wala Viva ba, Max. Wala pa ba? Actually, wala na-open pa ba? Nga ako eh. Na-open. Kasi wala akong naging offer dyan eh. Parang, pangit ba ako? Grabe. Grabe. Face to face. Opo. At syempre, it's Showtime. Yes. Yung sakto rin dati, Chang,
pre-noon time yun eh, nung kasama nung pa si Nakakan Mark, tsaka si Kuya Kim, diba? Tsaka si Kuya Kim. Tapos may MRS din ako noon. Ano yung MRS? Most Requested Show, kasama si Kuya Dick. Na ano rin, noon time or pre-noon time? Pre-noon time. Di ba yung Singing Bee din? Parang Singing pre-noon Bee, naging pre-noon time din yun. Nang It's Show Time. Ko talagang reyna ng tanghali dyan, no? Di ba? Nang kainitan, ng araw. Kaya Viva Max na kalista doon eh. Salamat sa mga nagtutweet. Grabe kayo talagang nai-research nyo. Nahanap nyo mga yan. Buong karir ni Chang nilista eh. Grabe, nahanap niyong lahat. Ako talaga, parang hindi ko na nga naaalala yung iba. Kaya ako, Chang, kung marireincarnate ako, gusto ko maging Ami Perez. Grabe siya. Legend. O, eto na. Thank you po sa mga nagtutweet. At ito yung mga kasalo natin na sumagot sa ating tanong ngayong gabi. Na kung kayo po yung magiging marireincarnate bilang isang hayop. Anong hype klase kayong hayop? Sabi ni Lucas Madamba II, Hi Sir Jeff and Ma'am Ami, kung marireincarnate ako into an animal, gusto ko maging eagle. Kasi ang eagle ay simbolo ng high hopes and dreams. Dahil ako ay may mga high hopes, aspirations, and dreams sa buhay. Sabi ni Lucas Madamba. Thank you. Sabi naman ni Rosalinda Perez, Good evening, Chang. At sa nagbabalik, Sir Jeff Canoy, kung marireincarnate man ako sa isang hype, ang gusto ko talaga ever since ay maging isang ibon. Uy. Yung maya, para lipad-lipad lang ganun, walang stress sa buhay. Ay, totoo. Parang gusto mo rin yan, yung maging maya. Mm-hmm. Gusto mo ba maging maya na lang? Oo, basta wag yung, yung mahuhuli tapos ilalagay sa hawla tapos kukulaya ka ng ibang kulay. Ayaw natin yun. Yung mapupunta ka sa bata, tapos bata mag-aalaga sa'yo. Dalabas na simbahan ka naka-bilad. Yes. Mula naman kay Dulce, sabi niya, kung marireincarnate ako bilang isang animal, gusto ko siguro elepante. Yun nga, oh. King of the jungle, walang aaway sa'yo kasi malaki ka pero maamo naman. Scared sila sa India. Secret. Secret pala, sorry. Naduling ako doon. Takot sa India. Bakit takot yung elepante sa India? Mali. Erase. Si Angelo Canizares, Chang, sabi niya magandang Thursday evening po sa inyo. Chang Ami, happy to see you and welcome back to Jeff. Ang gusto ko po ay maging pusa kapag na-reincarnate ako sa next life dahil bilang isang cat lover, pusa talaga ang nagpapagaan ng buhay ko kapag malungkot o stress sa buhay. Kahit nga girlfriend ko, parang nagiging pusa sa tuwing nakikita ko siya na malambing at mapagmahal. Nako, nag-text na si Jojo Serafica. Isa rin ito sa nakakaalam ng buhay ko sa television eh. Sabi niya, may nakalimutan sila. Ano? Yung SF-SF na one weekend lang. Oo nga. May ganun. Yun yung time na ang nasuspindi naman ay... MTV. Parang marami ka na bibilakan siyang na ha? Marami na akong na-experience. Order, kaya para po doon sa mga millennial na hindi po nakakalam. Marami na po akong na-experience. Na-suspension, ha? Principal's office. Kinaya na, malay nyo, bago po matapos ang kasalo today, meron na namang harapin si Chang. Ayaw natin yan. Order. Nabasa mo naman ito kay Angelo. Angelo. Kay Amanda ka na. Kay Amanda ng Binangonan, Rizal. Good evening, kasalo. Pack nurse na Sir Jeff, long time no see. Sa kasalo, gusto ko maging isang peacock. Pag na-reincarnate ako bilang isang hayop, ang ganda kasi nung tail niya at feeling ko bagay sa akin yun kasi maraming nagsasabi na sopistikada raw ako mag-ayos. Oy, kaya doon ko nakikita ang sarili ko. Parang nahiya talaga ako doon sa sagot kong pig. Nabasa ko na ito kanina yung bird po natin kay Christine Cabel. Good evening, Chang Amin. Welcome back, the original kasalo host, Sir Chief Jeff Canoy. Kung may pagkakataon na ma-reincarnate ako nito into an animal, ang pipiliin ko ay pusa dahil may 9 lives. Pusa. Nga. Malambing at cute din. Pero minsan may mood na suplada at gustong mapag-isa. Mag-iingat lang ako sa mga gumagawa ng shopaw at baka gawin akong laman ng shopaw. Parang dekada 90 pa yung joke na yan. Chismis na shopaw ang laman ng pusa. Yan po ang simula ng fake news talaga yun. Mula kay Greg Atkinson. Sabi niya, good evening, Chang and Sir Jeff. Gusto ko maging sea lion. Social. Kasi ang sea lion ay ang mga sea dog sa water, kaya yun ang aking gusto. Yun ang sabi ng apo ko. Hi po, Sir Greg. Thank you. Okay, Lawrence Magpantay. Good evening po, kasalo. Kung ako po ay marireincarnate, ang gusto ko po ay maging isang shih tzu.
Aba? Tapos mapupunta po ako sa isang pamilya na mamahalin at ituturing ako member ng family nila at hindi isang aso lang. More power po, ingat and God bless. Ako, Shih Tzu ang mga Shih Tzu, mga aso mo. Oo nga. Atso ko. Atso mo. Oras natin, 9:17. Oy, thank you po sa mga sumagot sa ating SFSF ngayong gabi. Ito pa ang ilan namang anyaring balita mula sa mga probinsya. Ihatid yan sa atin ni Aimee Estereja. Mga balitang pinag-usapan, ating balikan. Anyari! Anyari! Sa mga anyari sa probinsya sa Davao del Norte, pinatawan ang 2 buwang suspensyon ang tanggapan ng Pangulo si Governor Edwin Hubahib dahil sa grave abuse of authority. Ang suspensyon ay batay sa reklamo ni Board Member Orly Amit kaugnay ng umunoy pagbawi sa kanyang service vehicle noong 2022. Ayon sa gobernador, nabigla siya dahil hindi umano dumaan sa due process ang suspensyon. Giit ni Hubahib, ginamit lamang ng engineering department ang sasakyan pero ibinalik rin naman ito. Masyado rin anyang mababaw ang reklamo para siya ay suspendihin. Ayon naman kay Amit, siya lang ang kinuhanan ng sasakyan sa mga board member. May ebidensya rin umano si Amit na noong nakaraang taon pa natanggap ng gobernador ang suspension order. Sa Davao Region, niyanig ng magnitude 5.3 na lindol ang Davao de Oro kaninang alas 11:33 ng umaga. Tectonic ang origin ng lindol. Sa Tagum City, naglabasa na mga tao mula sa isang mall dahil sa nasabing pagyanig. Sa Mabaos Elementary School naman sa Bayan ng Carmen, Davao del Norte, nagtakbuhan patungo sa ground sa mga mag-aaral. Naramdaman rin sa Davao City ang lindol, pero batay sa inisyal na inspeksyon ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, wala namang naitalang pinsala sa lungsod. Samantala, mahigit 20 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nasamsam sa magkakahiwalay na buy bust operation sa Cebu. Sa Barangay Hugan, sa Bayan ng Konsolasyon, tiklo ang isang alias Stephen na residente ng San Mateo Rizal matapos siyang makuhanan ng nasa 1.6 kilos ng shabu na may street value na mahigit 11 million pesos. Sa Barangay Bakayan, Cebu City, nahuli naman si alias Dodong na nakuhanan ng 1.5 kilos ng shabu na may tinatayang street value na mahigit 10 milyong piso. Kapwa nahaharap sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act ang dalawa, habang si alias Stephen ay mahaharap rin sa reklamong illegal possession of firearms. At yan ang mga anyari sa probinsya. Para sa Teleradyo Serbisyo, ito po si Aimee Estereja. Maraming salamat, Aimee Estereja. Mga balitang pinag-usapan, ating balikan. Anyari! Anyari! Tatawin ko dapat si Aimee. Ano? May tatanong ako. Hindi na. Binabaan, tayo binabaan ng, na niya tayo ng telepono. Si Aimee Estereja. Oo. Na. Recorded ba yun? Oh, masaya-masaya na si CJ. CJ, oh, nabit siyang. Oh. Meron siyang, ano ba tawag dyan? Ang iba na, potcore. Potcore, ha? Makikita. Eh, kinakain. Ano gusto mo gagawin niyo? Gagawin yung kamay niya para makakain to naman. Sige na. Kainin niyo na yan. Kunin mo na yan. Ikaw, kinain ka na migay doon. Mamigay ka na doon. Libre ka na nga ni Chang ng French fries, eh. Tapos, hindi ka pa nag-share. Share mo yan. Share mo yan. Share mo yan. Share mo yan with Mix Bustos at Roxanne. Ano, Monte Alegre? Oo. Hindi, iba na apelido niya ngayon. Ay, ano ang apelido ni Roxanne? Nag-asawa na kasi. Pero yayamanin din yung apelido niyan. Luz. Roxanne Monte Alegre Luz. Yo, ay. Pang mayaman eh. Ang mayaman na mayaman. Pero hindi pa ako nakatikin ng libre. Nag-birthday lang yun. Ay, nag-birthday. Belated happy birthday. Tuloy-tuloy po natin ang balitaan sa oras po na 9:21 ng gabi. Isa po ang sugatan matapos sumarurot ng isang mini SUV at bumangga sa salamin ng isang fast food restaurant sa Mualboal, Cebu kaninang umaga. Sa imbestigasyon ng otoridad, palabas ng parking lot ang mini SUV at nabigla umano ang driver sa isang bus na nagbaba ng mga pasahero sa kanyang likuran. Tinitingnan ng pulis ang posibilidad na hindi naapakan ng driver ang preno nang mangyari ang insidente at nagpapagaling na po ngayon ang biktima. Kuha po tayo ng update, makakasalo po natin si Police Captain Claudio Gaco, ang OIC ng Mualboal Police Station, Cebu Police Provincial Office. Captain, magandang gabi po. Welcome sa kasalo.
Good evening po, sir. Good evening sa mga nanonood o saka naririnig ngayon. Opo, si Jeff Canoy po ito, sir. At saka si Chang Ami kasama po natin ngayong gabi. Ano yes po? Po. Opo. Sir, ano pong una update muna sa investigasyon ninyo kaugnay nga po doon sa biglang pagharurot nitong mini SUV? Ayun nga, yung nangyari kanina na Jimny o Suzuki Jimny na bumaga sa fast food chain. Yun nga, hindi na control yung driver yung sasakyan. Kaya bumaga doon sa wall panel ng Jollibee. So, pan-investigation namin, parang may problema yung sasakyan at saka yung driver. Kaya man sa kanya yung sasakyan, so hindi niya kabisado yung... yun nga, yung sasakyan. So, eventually, nangyari yung nagasaan yung glass wall panel at saka yung kumain sa loob ng Jollibee. So, as of now, the Jollibee company o yung may-ari ng franchise na yan, they're preparing legal documents to charge the driver because of the damages na na-incurred doon. So, we're waiting for also for the reply of the legal counsel ng driver. Oo. So, yung nabangga, yun sir. Yung nabangga na sugatan, isa lang po, no? Ah, bali yung yung isang customer doon, nag-settle na sila. Ah, so siya hindi na po yung magsasampa. Hindi na, bali sinettle na nila yung gasto sa gamot or sa mismong pagpatahi ng sugat sa kamay doon. Pero yung franchise owner ng fast food restaurant, yun po ang itutuloy ang kaso, kumbaga. Yun. Yun ang isa sa parang hindi makuhang i-settle kasi malaking kumpanya naman yung Jollibee. So, nabanggit nyo sir, hindi sana yung driver doon sa sasakyan dahil hindi sa kanya, no? Na-establish na po ba natin na may mechanical or ang may problema yung kotse mismo, yung brake o driver error? Yun nga, for our findings, there are two factors we considered. Okay. Una, yung human error talaga. Yung driver's condition ba? Mm-mm. Then pangalawa, yung vehicle condition o yung mechanical. Kasi as per se, sabi na ang nag-drive na meron daw defekto sa accelerator, brake, kasi automatic daw. Mm-mm. At the same time, hindi siya mismo may-ari doon at hindi kabisado yung takbo na sasakyan ba. Mm-mm. So, eventually, yun, nangyari ngayong aksidente. Pag ganyan, sir, nakadetain ba yung driver? Ano pong nangyari pag ganyan? For that, nasa custodia natin kasi kanina inantay natin yung dalawang panel kung ano talaga ang kasunduan. Kasi pag mga ganyan na amicable settlement or mga may settlement na or mga compromise agreement, out na yung police. Pero pag may file na case na yan, dyan na kami papasok. At the same time, yung affidavit of arrest na lang yung ihanda namin. Yung complainant mismo, yung Jollibee, sila na yung magpapile regular na file. Pero as of this time, nasa custody nyo pa rin, sir? Nandito pa siya. At saka yung sasakyan mismo. Yung sugatan, sir, sabi yung nag-settle na, pero nakalabas na rin po ba ng ospital? Sa ospital, kamusta po yung kondisyon? Kanina lang, umaga, after nung napadala namin sa ospital, minor naman yung sugat, pero may mga tahi-tahi kasi maybe sa glass, tuwan yun, fracture sa mga tuwan ng glass. At saka yung isa pa, yung idagdagdag ko na lang, no? Yung Metrolink na bus na bangga niya, yung sa likuran, yung sa may yung pag-atras niya. So, nag-settle na rin sila doon. Nag-settle na rin. Nakuha na lang natin na tatlo yung kwan niya, mga na-damage pa. Okay. So, para maligo, isa lang yung sugatan, sir, sa bilang nyo. Isa customer. Doon sa bus, wala. Wala siyang nasaktan doon? Wala. Kasi sa kwan lang eh. May right. Okay. Tail side portion lang ng bus eh. So ito po na set yung driver po, nakausap nyo pong ano pong sabi sa inyo ng driver? Obviously nagsettle na po siya sa bus doon sa customer, pero yung investigasyon niyo po, ano pong kinuwento sa inyo? Ano pong sinabi? Yun nga, ang based on his statement, no, account, galing daw siya sa bundok na may naghatid daw siya ng libing, tapos inaumagahan, papauwi na sa city, kaya nag-breakfast sa Jollibee.
ayun nga, para sa amin lang, human error at the same time, yung physical condition niya. Mm-hmm. Then, yun na, hindi nga niya kabisado yung sasakyan kasi daw mayroon daw siya napansin na depekto. Mm-hmm. Kaya pinilit niya yung ibiyahe kasi pauwi naman siya sa Cebu City. Mm-hmm. Ayun, nangyari na yung hindi magandang mangyari sa mm-hmm. kanina. From your end, sir, wala pong pwede ikaso yung PNP sa ganitong insidente? Pardon, pakiulit, sir. Sa mga ganitong sitwasyon, sabi nyo kasi kanina, pag nagsettle na out na yung PNP until... Oh. Pero wala po kayong kasong pwedeng isampa dahil nga po may na-endanger na sa publiko pag ganito? Depende kasi yan kung yung RIR natin, yung reckless imprudence resulting mm-hmm. to damage to property, siyempre, automatic na yon, kami na yon. Mm-hmm. Pero yun nga, pag ang both parties magsisettle na parang amicable ba? Mm-hmm. Or literal na may compromise agreement. Hihingi na lang kami ng compromise agreement yan pag mga ganyan. Mm-hmm. Pero pag itutuloy talagang sampahan yung shall we say suspect mm-hmm. or involved na nakakuhan doon, talagang may kaso na. Mm-hmm. Yung sa reckless imprudence resulting to damage to property na yung ikaso natin. Curious lang ako, sir, ha? Oh, alam ko labas sa kasong to, pero curious lang ako. So, if may similar incident, tapos may incidente, tapos may namatay. Paano pa ganun? Tapos pag kunyari, yung pamilya nung namatay nakipag-settle doon sa Nakabangga, labas pa rin yung polis doon? Ganun ba yun, sir? Hindi, ipapile pa rin natin yan. Iba yun. Bali, with the normal procedure kasi pag patay, hindi naman automatic, it's our mandate talaga na pag may patay. Papailan ng kaso yan. It mm-hmm. depends on the complainant kung itutuloy nila or they will bring to court the so-called na non-pursuant to file case or mm-hmm. disinterested to file because wala na silang planong to file. Kasi minsan kasi may mga ganyan eh. Mm-hmm. I-settle na lang between legal to legal. Kumbaga, yung mga counsel na lang nila magkasundo-sundo ba? Mm-hmm. Kasi depende, may babayaran, may gagastusan, ganun ba? Mm-hmm. Pero sa amin, sa level ng PNP, yun, papailan talaga yan. Okay. Thank you, sir, sa impormasyon na yun. Sir, pwede ka nang mag-bar exam? Hindi naman. Di ba, tinatanong ko kasi, di ba, mga komplikado. Oh. Siguro kasi pag may nangyari sa'yo, hindi mo alam. Yung totoo. Proseso, baka mm-hmm. nakakatulong yung mga ganito. Yeah, na malaking bagay yan. Mm-hmm. Mm-hmm. Sir, huli na lang po, paalala po sa publiko, sa mga ganitong, although I can only imagine na hindi naman po sinasadya yung ganitong senaryo, no, na babangga ka doon sa fast food restaurant. Pero ano pong paalala na pwede siguro pong mapulot ng publiko na nakikinig po ngayon? Ito, advice, especially this summer vacation kasi lahat in and out na mga bisita, no? Mm-hmm. For the responsible, be responsible driver lang talaga or even the commuters. Somehow, accident may happen anytime, anywhere as long as you will check first anong condition mo. Una, yung self condition mo or driver condition at the same time yung vehicle condition at saka follow na yung mga basic SOP ng blue baguette yung brake, light, oil, ganon. So kaya first talaga na intindihin mo sa pagdadrive yung condition mo talaga personally kasi ikaw naman yung baga nasa risgo mo yung pagbiyahe, hindi naman nakasalalay sa pasahero mo, nasa sayo yan. Kumbaga personal kuan mo na lang yun ba kung kaya mo ba o hindi. Kasi yung factor naman sa vehicle, masi-check mo naman yan physically, makikita mo naman yan. Ayun, check. Yan lang ang advice ko sa mga biyahero na lalo na hindi yung taga rito sa amin, yung driver. Check yung sasakyan, check ang sarili, no, para condition pareho. Thank you, sir. Dagang salamat, ha. Thank you po. Yan po si sir. Police Captain Claudio Gaco, ang OIC ng Mualbual Police Station. Mula po yung Cebu Police Provincial Officer. Thank you. Ingat po, Amping. Thank you, sir. Marami pong salamat, sir. At sa ating pagbabalik, naku, ito pag-uusapan natin kung ano nga ba, partner, itong sinasabing deep fake. Ay. May nakita ko. Oh. Si Ami Perez, yung legend ng noontime show.
nagbebenta. Oh, 'di ba? Ng gamot pang-menopause. Pang-menopause. Naku, 'yan ang pag-uusapan totoo ba yun? Natin. Hindi po 'yan totoo, kaya nga nung in-interview ako ni Andrea, sabi niya sa akin, "Ikaw ba 'yan, Chang?" Kaya ang sagot ko, "Yes, it's me." Dahil may gumagaya na pala sa boses ko. Huwag kayong bibitiw, ha? Makakasama natin yung biktima ng deepfake live po dito. Pangalan Ami Perez. Sa pagbabalik po 'yan na. Kasalo. May kasama ka tuwing Sabado ng gabi. Una ang seguridad mo sa Spot Report. Spot Report. Kasama si Jeff Caparaz. Jeff Caparaz. Alas 6:15. Ramdam ang pinagdadaanan mo sa Feel Kita. Feel Kita. Kasama si Stargazer. Stargazer. Alas 7. Sabayan ang musikang hatid ng K-Pop's Playlist. Kasama si Pops Eric Galang. Alas 8:30. Hindi ka na nag-iisa sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Gusto mo bang malaman ang pinakabagong balita, issue, impormasyon, at syempre, meron pang serbisyo publiko? Tutok na sa Teleradyo Serbisyo. Patuloy na napapanood sa Sky Cable, Converge Vision Box, GSAT, Cablelink at CNET Cable, 183 cable providers nationwide, TFC, I Want TFC, at sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel. Napakikinggan din sa Radyo sa Istret sa Mega Manila. Patuloy tayong maglilingkod, mga kaserbisyo. Hello, Sir Dino. Kasi ka naman ang mga kababaihan. So, pag yung karapatan dito magbasa. Punta na rito para sa mga pangangailangang legal. Sagot namin yan sa Hello, Attorney. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Istrenta. Ami Perez at Johnson Manamang, ang inyong mga kasalo. Kumusta na si Idol? Anong latest? Ayos yan ah. Usapang light sa huntahan. You are! Nagbabalik po ang kasalo. Naku, mas lumalaganap pa nga po ang pagkalat ng deepfake o yung mga gawa-gawa at peking video sa social media. At ayon po kay Data Ethics PH founder Dr. Dominic Vincent Ligot, yan po ay dahil sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya gaya ng artificial intelligence o AI at mas madali nang mag-manipula o mameke ng video kahit walang kaalaman sa computer programming ang isang individual. Karamihan daw po anya sa mga deepfake ay ginagamit sa mga promotional video gaya ng mga gamot na mistulang iniendorso ng mga kilalang personalidad. At nagagamit din ang nasabing mga peking video sa politika at kung ano-ano pa. Nako. Si Joyce Balancio. Yes, meron din. Ko. Naglalako siya, supposedly, ng pampapapayat. Si Henry Umaga Diaz, meron din. Si Kabayan. Si Kabayan. Si at Ara marami Perez. Pang doktor, actually. Si Doc Willie Ong. Si Doc Willie nagagamit at din. Yung asawa niya. Yun, nagagamit din. Tsaka nga, ito, exclusive. Oo. Isang biktima po ng deepfake ang makakasama po natin ngayong gabi. Wala pong iba kundi noontime legend. Ako. Si Chang Ami Perez. Ako mismo. Nagulat ako, Chang, nakita ko, nagsuscroll ako sa Facebook. Nandun ka. Nagulat din ako. Sabi ko, daming racket ni Chang. Di ba? Nagkaroon pa siya ng time. Ng time na maglako ng gamot. Oo, at ang nakakalungkot nga po doon, nung napadala din sa akin yung feed, nagulat ako dahil marami sa mga kababaihan na supposedly ay may pinagdadaan ng menopause, ha? Ang talaga pong bumili at naging interesado, tinanong kung magkano, na hindi man lang po nila tinignan yung video na
boses ko ba talaga yun? Bumuka ba ang bibig ko? Kasi dadalawa lang or tatlo yung komentong nakita ko na parang hindi naman sinabi ni Chang Ami yung gamot na yan. Parang tignan nyo maigi yung bibig niya. Hindi sumasakto. Hindi FDA approved Chang yung ano. Yun na nga. Oh. So, talamak na rin po ang paggamit ng logo ng FDA, ng DOH. Paanong nangyayari po ito para ipaliwanag sa atin ngayong gabi? Mga kasama natin via Zoom, si Attorney Antea Magpantay. Isa po siyang abogado and executive coach din. At nasa linya naman natin ang telepono, si Sir Art Samaniego Jr., ang atin din pong suking kasalo, ang co-convener ng Scam Watch Pilipinas. Scam Watch Pilipinas. Magandang gabi po. Welcome sa kasalo, Attorney and Sir Art. Magandang gabi, Miss Ami. Ayan. Sir Art! Good evening. Naku, yung signal ni Sir Art, medyo bumibitaw yung signal mo, Sir Art. Magandang gabi sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. Oh, Sir Art, kayo ba talaga yan? Is that you? Baka AI lang yan. Patunayan mo na ikaw yan. Ang galing nga. Hindi ako lang niniwala eh. Oo. Mahirap na nga malaman eh. Paano ba nagagawang Sir Art, ikaw munang tatanungin ko, na manipula yung mga legit na video kagaya at ngayon. Boses, nagagaya. At boses, oo. Yung boses, ginagawa nun, 15 seconds lang nung boses mo, pwede na makapag-manipulate, pwede lang makapag-create ng mga mga bagay na gusto ko ipasabi sa'yo. Oo. Gamit yung boses mo. Kaya lang parang sa Tagalog halata kasi iba yung accent, ano? Oo. So, ito nangyayari ngayon, parang yung gaya sa'yo, Ami. Ang Ami gaya na nangyayari sa'yo. Mm-mm. So, kung titignan mo, hindi deepfake yung ginamit dun eh. Video editing lang yun. Video editing. So, kung makikita mo, in-splice, di ba, pinagdugtong-dugtong, pagkatapos yung bibig mo. So, in-edit nila. So, in-edit. Hindi talaga siya, parang kung titignan mo, parang nangyari kay Kabayan. Oo. Na... hindi talaga yung deepfake, kundi mga splicing yun sa video. Splicing pa lang yun. Level 1 yun eh. Pero yung voicing, Sir Art, yun nga, nagaya kahit hindi sinabi ni Chang o ni Kabayan, yes, yung mga yun. Kahit si Henry, yung doktor na in-interview. Si Henry Umaga Diaz, nag-i-English bigla. Bilib na si Henry sa sarili niya. Diba? Kaya nga. Napakahirap. Pero ito kasi, sinubukan ko siya, kailangan mo magsalita ng 10 minutes. 10 minutes. Tuloy-tuloy ako sa salita para tawag ng training. Mm-mm. Magkatapos, pag na-train na yung computer sa boses mo, magka-type ka na lang ng mga bagay na gusto mong ipasalita. So, ito yung gamit ng AI o artificial intelligence. Ang deepfake naman, deep learning siya sa kape, pinagsama. Pag deep learning, sinabi mo, tinuturoan mo yung makina na parang gayahin yun na kahit picture mo lang ang ilagay, mm-mm, pwede lang pabukahin yung bibig, pero yun nga, halata siya. Halata. Halata pa siya ngayon. Tapos yung salamat, parang sinasabi niya, salamat. Salamat. May kakaibang accent. May accent. Tanungin ko lang si Attorney. Siyempre, marami pong mga personalidad, mga kilalang tao, may mga doktor pa. Paano po ba yung paraan para maprotektahan naman nila yung kanilang sarili sa mga ganitong klaseng mga scam ba natin pwedeng tawagin ito? Attorney, panloloko ito eh. Definitely, no, masasabi natin na panloloko ito. Clearly, panloloko. Kasi merong intention to deceive. Dahil kumopya ka ng video tapos nilapatan mo ng ibang boses. Mm-mm. So, may aspeto rin to ng copyright infringement. Mm-mm. Na sa totoo lang, kung sino may ari ng video, pwede niyang kasuhan din, no? Mm-mm. Pwede niyang siyang magreklamo sa nag-splice. So, ikaw na nagsasalita, pati yung may-ari ng video, ang ABS or ang teleradyo, may cause of action sila, no, against these people. How to protect yourself? As simple as Googling yourself. If you are a medyo popular kang tao, maaari kang gumawa ng simpleng Google search. Tingnan mo kung ano yung mga produkto or website na nagme-mention ng yung pangalan. Mm-mm. Kung meron ka ng hinala, i-Google mo yung pangalan mo plus supplement. Let's say, kung yun yung uso, no? Supplement, alahas, damit, ganyan. So, kung ano yung mga uso, ikabit mo dun sa pangalan mo. Lalabas at lalabas yan, yung mga testimonial at saka yung mga fake videos.
Attorney ngayon, di ako sure kung ikaw yan. Si attorney nga yan, si Antea. Pag ganun, yun nga kasi madalas sa ating mga kababayan, nagsuscroll lang, hindi na ginagawa yung saka extra step na nag-verify. Hindi mo na okay. mapapansin yung iba yung pag-iba ng bibig. Ano pang pwedeng ma-check na siguro parang kung nakita nila red flag o ma-alerto na ma-alarma na sila na posibleng hindi totoo yung kanilang napapanood? Ito unang-una, kapag hindi galing sa isang verified account sa Facebook or masasabi natin sa X, no? Red flag na yon. Sa dami ng deepfake ngayon, lagi nating isipin na kung ang page ay hindi verified, maaaring may laman ito na false information or deepfake. So yun yung una. Pangalawa, kung hindi ito verified, may paraan para tingnan, i-check nyo yung yung age ng video. Usually kasi, yung mga video na yan, hindi yan nagtatagal. So kung mga a few weeks lang yan or a few months, magduda ka na rin. Bakit a few weeks or a few months? Kung medyo masipag-sipag ka, pwede mong i-search, kung sa Facebook ito ha, pwede mong i-search yung edad ng webpage. So makikita yan sa FB. No? Sayang wala tayong infographic, but sa FB kasi, may about. Lahat ng page yan may about, tapos i-click mo yung about, tapos may page transparency. Sa page transparency, makikita mo doon ang creation date. So pag medyo bata pa yung web page, isa yan sa mga red flag. Kasi hindi yan established na page. Yan yung mga pwede niyong pagbasihan. Visually naman, tingnan nyo yung buka ng bibig. Talagang telling kasi yung buka ng bibig, hindi siya nagmamatch. Kung pwede nyo i-zoom, i-zoom ninyo. Hindi siya talaga, hindi talaga siya sakto. Sync. At saka hindi nila kinukuha yung buong video. Parang naka-hyper zoom. Pinuputol nila eh. Para hindi mo makita yung mga ibang parts ng video. So meron talagang deceit, no? So makikita mo yun sa quality ng video, sa source page. Yan yung mga red flag. Saka maganda siguro, attorney, na tingnan ang lahat ng bagay siguro na makikita sa social media na medyo nakataas yung kilay mo. Na may ganung pagdududa, no? Kasi for example, hindi kasi siya parang kunyari sabihin, matalino ako, nag-aral ako, hindi ako maluloko, hindi ako mabibiktima. A few years ago, di ba, mga mismo mga lehitimong pahayagan, media institutions, naloko nung picture, naalala mo tsaka yung nag-viral na picture ni Pope Francis, na naka Balenciaga puffer na jacket. Hindi totoo yun. Generated lang din yun. So, mahalaga po na siguro hindi to, it cuts across everyone, classes. Yun po yung mahalaga kasi yung iba sabi, hindi ako maluloko niya, matalino ako. Yun yung mahirap, attorney, parang may yapa. Wala yan sa edad din. Yes. Sir Art, may madadagdag ka ba tungkol doon? Kasi ang dami rin ang napansin ko doon sa kung saan nga involve yung video na dating interview yun sa dati naming morning show. Yung mga doktor, yung mga picture ng mga doktor, yun pala yung parang tinatawag, Sir Art, stock. Na stock photo, parang ganon? Ang pagiging biktima nitong mga cybercrime na to, great equalizer siya. So nagbibiktima yung mga doktor, may nurse, may abogado, merong principal, merong nagtitinda sa palengke, merong janitor. So lahat nabibiktima nito. Ang panlaban lang talaga natin dito ngayon, yung proper education. Yeah. So kung nakakita tayo ng mga video na ganito, tingnan natin yung mga facial discrepancies. So tingnan mo, hindi pantay yung, hindi timing yung bukas. Kurap ng mata. So, ito yung mga facial discrepancies. Pag nakita mo to, magduda ka na. Pangalawa, yung lip sync issues, yung pagbuka ng bibig. Yun sa video mo, siyang ami, ito yun, bistong-bisto yung pagbuka ng bibig. Minsan naiiwan yung pagbuka ng bibig. So, ang pangatlo, dapat mantayan natin yung skin texture. Yeah, so, skin texture. Kung titignan mo dun sa mga malilinaw na mga video, lalo na yung kay Kabayan, iba yung texture sa may baba. Nag-iba. Pati ipin. Napansin ko yung ipin ko, ha? Biglang nag-iba yung ipin ko.
Kasi yung lighting sa shadows niya, magkaiba. So ito yung mga dapat mantayan natin. Oh. At ang panghuli, yung pangliba, yung audio inconsistencies. Yeah. Biglang, salamat. Hindi naman nagsasabi tayo na salamat eh, di ba? Mm-hmm. Salamat yung sinasabi natin. So pag merong ganun, fake na to ng mga video, hindi na dapat magpapaloko dito sa mga video nito. So Sir Art, sa Scam Watch Pilipinas, yung mga ganitong kaso, pwede ba natin itong sampahan ng reklamo, ng kaso, paano ba? So ito, ang problema natin, wala tayong batas laban dito. Ang inaalala namin ngayon sa Scam Watch Pilipinas, pagdating ng election, kasi pwedeng gamitin ito sa election, i-manipulate yung manipulate. Mga tao. Oo, paniwalain ang mga tao. Oo. Kasi kalaban kita, nagsasalita ka. At ang mga tao, madaling maniwala dito. So, nirecommend namin na sa Kongreso, saka sa Senado na dapat magkaroon tayo ng batas habang hindi pa nagagamit siya masyado ng mga regulation na pagbawalan ng mga social media networking sites. Kasi yung sa'yo sa Facebook lumabas, yung kay kabayan sa Facebook. Facebook lahat. Nadidetect naman ito ng Facebook na gumagamit ng deepfake o gumagamit naman ng manipulated videos yung mga sinasabit sa kanila. Pero ngayon, wala pa tayong batas laban dito. Malalaban natin sa kanila, yung panluloko na ginagawa sa atin. Kasi pinagtitinda ka ng gamot na hindi mo naman ginawa. Dapat tumilos na ang gobyerno dito gaya ng ginawa ng Australia na pinagbawalan ng mga social networking sites na gamitin yung mga content. I-control yung mga content na nilalabas nila. Mm-mm. Ako talaga, ang naging concern ko dito, Sir Art, nung una kong nakita, yung mga kababaihan na bumili na hindi ko alam kung ano ba yung gamot na yon, kung ano bang meron, kung talaga bang epektibo yon, na biktima na at bumili na ng gamot, syempre, di ba? At ang daming nagtatanong, magkano to? Magkano to? Oo, puro ganun. How much? HM, puro ganun. Lahat. HM. So yun yung delikado lang sa ginawa. Hindi mo alam na ginamit ko pala ng mga kriminal na doon para pagkakitaan ka. Ayun. So kaya ito yung dapat nireklamo ko yung sa Facebook, nireport ko sa Facebook ilang araw pa bago nawala. So, pinalitan naman ngayon. Video naman po ng asawa ni Doc Willie ang lumalabas. Si Doc Willie din, lagi sabi ni Doc Willie, tinatabando daw siya mag-report, hindi naman pinapansin ng Facebook. So dapat gumawa na talaga tayo ng regulation nito na mismo ang Facebook ang pagbawalan na mag-share ng mga ganitong content. Opo. Attorney, yun nga po, walang batas. So sa kaso ng mga ganito, parang yun na nga, mapapagod ka ng kaka-report sa Facebook . Yun talaga problema, no? Walang batas. Oo. Kahit sa Amerika, walang comprehensive na batas against deepfake technology. So ang meron tayo ngayon is yung device penal code against libel and defamation kung sakaling gamitin halimbawa yung likeness mo, yung manipulated image mo para manira ng ibang tao. Yan. So papasok yan sa libel. Halimbawa cybercrime, mangsa-scam ka. So pwedeng under cybercrime law yan. So hiwa-hiwala yung batas. So tama si Sir, no, na kailangan magkaroon ng comprehensive law. Actually, may nakasalang na House Bill. It was sponsored last year na magkaroon ng comprehensive law penalizing deepfake. Pero medyo mabagal yung usad ng pagpasa ng batas. Pero sana nga maipasa na to, no, para hindi kami mga abogado, hindi kami pumupulot ng kung saan saang batas na special laws. Tapos pagtatagpi-tagpiin namin, tapos dito, ito yung mga ikakaso namin. Mas madali sana kung may iisang batas lang. Yun nga. Nako, thank you very much, attorney, ha, nga sa oras po ninyo at sa mga paliwanag nyo ngayong gabi. Mahaba pa sana tong kwentuhan na to, kaya lang wala na po tayong oras. Kaya maraming salamat, attorney Antea Magpantay. Isa po siyang lawyer and executive coach. And of course, Sir Art, maraming salamat din, ha. Maraming salamat. Pag may mga update sa Scam Watch Pilipinas, balitaan mo kami dito. At nandun pa nga, nakita ko pa dun sa, alam mo yung, ano, yung shopping na app na letter L, tsaka letter S. Andun pa ako, Sir Art.
Kasama niyang produkto na 'yan. So, doon naman ako papunta. Doon naman ako papunta para magreklamo. Magreklamo. Para malaman lang din nila. Kasi ang concern ko talaga yung mga kababaihan na bumibili na hindi natin alam kung talaga bang ang gamot na ito ay effective at totoo. Hindi, wala nga FDA approval. Ayun na nga eh. Tapos diba? Talamak din ang paggamit ng FDA na logo, DOH na logo, fake Sir din. Art. Fake din. Oo, oo. So, ang yun, URL yun, nila sa ibang bansa. Yun nire-reklamo namin sa Facebook. At sobrang yabang ng Facebook eh. Hindi naman namamansin yan. Sa dami lang nire-reklamo. Bakit sila ganyan? Nila, ako pa yung binan. Ako ay, talaga? Oh, patawarin ka mo sila. Eh, nagreklamo ka na nga sir, gusto mo pa sagot. Oo, sabi nila. Naku, sana nga po eh, magkaroon na ng batas dahil ang dami nang nabibiktima nito. At tama nga yung sabi ni Sir Arte, eh, mahirap na pagka dumating ng time ng election, magamit ito eh, hindi maganda. Yun, at papalakot. Yun ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot talaga. Naku, Sir Art, maraming salamat sa oras at sa paliwanag, sa uulitin. Opo, thank you. Maraming po salamat. Ay, maraming salamat. Yan po si Sir Art Samaniego Jr., ang co-convener ng Scam Watch Pilipinas, at si Attorney Antea Magpantay, isa pong lawyer and executive coach. Baka rin pwede rin si attorney sa Nagmamahal Beshi. Oo, oh, pwede. Attorney, pwede. Ikaw sumagot dito ha. Pwede, pwede. Mga oh, di ba sumasagot pa si attorney? Ayan, nandiyan pa si attorney. Thank you, attorney. Thank you. Salamat. Maraming salamat. Magandang gabi sa lahat. Thank magandang you, gabi. Eh, si Beshi, may problema. Anong problema? Ino-overthink ang kanyang pag-aaral. Ay, naku. Kaya ako hindi nagtitink. Nag-underthink ako nun. Oo, ako din. Hindi na mo nangyari. O, oh, diba? Na-deepfake. Na-deepfake. O, yan po ang abangan natin sa pagbabalik ng Kasalo. Sabihin ko. Una ang umaga mo sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Mainit na balita ang ihahain ni na Alvin El Chico at Doris Bigonia sa Gising Pilipinas. Alas 6 ng umaga, back-to-back sa balitaan ang Teleradyo Serbisyo Balita. Kasama si nakabayang Noli De Castro at Joyce Balancho. Alas 7:30, tuloy ang serbisyo at talakayan sa kabayan. Kasama si kabayang Noli De Castro, alas 8. Hihimayin ni na Johnson Malaba at Joyce Balancho ang mga isyu sa Tig ng Bayan. Alas 9, public service ang ibibida ni na Bernadette Sembrano at Winnie Cordero sa Tatak Servisyo. Alas 10:30, ang kukumpleto sa tanghalian mo. Ito ang bagong balita at serbisyong hatid ng Radyo 630 at Teleradyo Servisyo. Servisyo, ang puntahan ng bayan. Alam mo na ba? Napakadaming ganap. Ang mga isyong kinakaharap ng bayan, walang palalampasin. Ang Issue Zero at Issue Serang Tambalan. Carto! Add to cart? Yes. Ready to ship? Ready. Carmina Constantino Torres. Hindi naman overnight. Ay, masusolusyonan ang ating problema. Anoni Velasquez. Siksik na siksik po itong araw na ito sa mga malalaking balita. Dito tututukan ang lahat na Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa Teleradyo Servisyo at Radyo sa East Trend. Malalim na usapan sa mga issue, balita at impormasyon. Diyan mo maaasahan ang haligi ng pamamahayag. Henry Umaga Diaz. Sali na sa mainit na talakayan. At nagbabagang mga balita at mga issue sa nagdaan linggo. Tuwing Sabado, alas 7 ng umaga, sa Headlines of the Day, sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Amy Perez at Johnson Manamang, ang inyong mga kasalo. Ano mang problema, i-share na yan. I-share na yan. Nagmamahal, Beshi. Dear Chang Ami and Tito Jeff, ako po si Christine, 19 years old na po ako at currently studying as a college freshman sa Manila. Sa ngayon po ay masasabi kong swerte ako sa landas na tinahak ko sa aking pag-aaral
Nakuha ko po ang dream course ko sa dream school ko pa. At masasabi ko rin pong nag-e-excel ako sa studies at sa katunayan nga po ay nakapasok pa ako as Dean's Lister sa aming kolehiyo nung first sem namin. Mapalad din po akong nagkaroon ng mga mabubuting kaibigan both from class and from the orgs that I'm part of. Kaya po so far, sobrang saya po ng aking college experience. Pero, as an overthinker, hindi ko po maiwasang hindi mag-overthink sa pagiging smooth sailing ng lahat sa akin ngayon. I have always been a firm believer na lahat ng bagay sa mundo ay kailangan ng balanse. Kung kaya't sa tuwing sobrang saya ko na, ay madalas ko na agad naiisip na may kapalit itong kasiyahan na nai-enjoy ko ngayon. Sa kaka-overthink ko na nga po ngayon ay nakaka-apekto na rin ito sa nagiging sleeping schedule ko at madalas rin po akong nagkakasakit dahil dito. Hindi ko naman po hangad na sobrang daling journey sa kolehiyo, pero sa tingin niyo po ba magiging extra difficult at challenging ito dahil naumpisahan ko ito ng mas magaan at masaya? Salamat po sa pagbasa ng aking sulat sa inyong magiging at sa inyo pong magiging advice. Nagmamahal, Beshi Christine. Ay, kailangan din pa nga bagay-bagay, huwag tayong mag-overthink. Saka pero uso yan siyang yung parang feeling mo pag masaya ka, feeling mo may mapapalitan. Oo, sino ba nagpauso niyan? Kaya nga, sino nga ba? Sino nga ba? Tanungin nga natin. Si CJ daw pangalan. Si CJ ba? Si Teacher Claudette Tandok, isa pong child development specialist sa mga kasama natin ngayong gabi. Hi Teacher Claudette, sino ba kasi nagpauso niyan? Na pag may magandang mangyari, definitely merong hindi maganda kasunod. Di ba pwede? Oo nga. Maganda lahat? Tama, no? Chang Ami and Daddy Johnson. Ay, si Jeff po. Ang kasama ko ngayon. Ay, sorry. Hala. Not Daddy Jeff po ito. Si, not yet a daddy. Not yet Daddy Jeff. Not yet. Jeff, sorry. Okay, yeah, sinong nagpauso noon na? Oo. Si, kasi parang, ano eh, hindi ko alam pamahiin ba yun o paniniwala na, di ba minsan, ano pa nga, meron pa ngang, parang minsan meron tayong sinasabi na, uy, huwag kang masyadong maging masaya. Oo. Kasi baka mamaya may mangyari. Okay, so paniniwala, pamahiin. Christine, dapat enjoyin mo nga na, di ba, freshman ka ngayon. Yeah. Sabi mo, Dean's Lister ka pa, masaya ang mga org na sinalihan mo. Enjoyin mo. At tama si Chang Ami, bakit mo inuunahan na parang may mangyayaring masama or mahihirapan ka. Pero ito ah, Ami and Jeff, apo, akong susundan natin ang logic, hindi yung pamahiin na because masaya tayo, may kapalit na. Mm-hmm. Yung word kasi na ginamit niya, may kapalit. Yeah. Kung susundan mo ang logic, kasi Christine, nagtuturo din ako sa kolehiyo, professor ako sa kolehiyo. Kung susundan mo, talagang ang level ng difficulty, tataas talaga yun. Una sa freshman, eto lang yung ibibigay sa inyo. Oo. Pag second year na yan, oops, medyo bibigyan na kayo. Ng, yes, mga bibigyan na kayo ng mga mini researches. So may challenge. May challenge na. Mm-hmm. Andyan na pag second sem ng second year ninyo, may field study na hanggang sa pag malapit na kayong gagraduate, may internship na yan, may practicum, and then magti-thesis na kayo. So Christine, hindi siya yung, tama yung sinabi mo, no? May mahirap ba na darating? Yes. Pero hindi siya dahil may kapalit na smooth sailing. Oo, sa maganda mong naramdaman. In fact, actually, Ami and Jen, pwede pa rin na kahit na pahirap, tumataas yung level of difficulty, bakit hindi niya enjoying pa rin, di ba? Yes. Masaya. I mean, you collab with your classmates. Masaya yung ganun eh. May mga group work kayo. May mga overnight, yung magre-research kayo, tapos, uy, overnight sa bahay ni ganitong kaklase, ni ganito, di ba? Yung puyatan. Part yun ng journey mo as a college student. Yes, Christine, enjoyin mo yun hanggang sa, minsan darating na dyan, Ami, na hindi naman sa inuunahan ko kayo, pero minsan, kasi advisor din ako ng maraming mga grupo na nang gumagawa ng thesis, dumarating dyan, mga minsan mag-best friends pa o magbabarkada, nag-aaway-aaway kasi andun yung stress. Alam mo, nasi-stress ka na papasa ba kami, gagraduate pa kami, tapos andyan na yung isa, yung hindi sila nagpapansinan, meron silang ano, Ami, yung parang misunderstanding kasi yung isa mas maraming ginagawa, feeling niya, yung isa kasama nila. Nagkakabilangan na ng work. So Christine, lahat ng ito,
part yan ng journey mo as a college student. Yes. Huwag mong iisipin na kapalit siya ng maganda mong nararamdaman ngayon. Oo. So kumbaga, yeah, yun ang talagang normal na mga stages na dadaanan mo, nakapareho yes lang din nung ikaw ay nag-elementarya, tapos nag-high exactly school. Kaya di ba minsan pag tinatanong mo, anong pinakamasarap na part ng pag-aaral mo? O yung high school life ko, kasi daming masayang mga memories, di ba? Merong iba naman ang gusto, yung college life ako, nila. Kung pwede akong bumalik ng college, basta hindi mag-aral, babalik ako ng college. Kasi di ba? Diba? Share ko lang! Naks! Inspiring yan ah! Share ko lang! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa East 30 na! DWPM, Radyo sa East 30, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-Radyo sa Istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa East 30 na. DWPM, Radyo sa East 30, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig na! Mag-Radyo sa Istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa East 30 na. DWPM, Radyo sa East 30, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC, at mapapakinggan sa radyo.